Hey, what's up, kuya? Hello, hello, hello. Yeah, sorry. Gusto ko yung, nice yung dalawang ano ko. Yung dalawang... Para lang sa Baguio, kuya. Grabe ah. Asa ka? Nakatakitay ka. Nakatakitay ka. Sarap pa. Kagabi. Ilang araw kayo dyan? Ano lang, hanggang bukas lang kasi may birthday. Wala lang ang birthday. Ah, mabilisan lang. Oh, anyway. This is straight up. This is my... Siguro, daming episode, daming bound. Hindi ko na sigurado. Pero excited ako dito kasi... I feel like itong dalawang to na semi-batch ko eh. Kumbaga era ko na nung UAAP. Si Justin, I believe ito yung talagang season na nag-breakout talaga siya na nakilala siya as one of the best big men sa liga. And then si Poy naman, ito din, ano eh, yung mga underrated big guys. Kasi nga, actually hindi ko alam kung nanonood kayo yung channel ko eh. Pero a few days ago, naglabas ako nung video about foreign athletes. Na I believe na kahit papaano na nahihila yung improvement ng mga Pinoy na bigs, 'di ba? Kasi nakukuha na namin dito. Hindi ko lang kayo masama doon kasi si Greg hindi naman foreign athlete. The same with Rabah. Pero naniniwala ako kayo din dalawa yung perfect example of hindi masyadong pumutok ng college, hindi masyadong medyo hindi lumabas yung laro. Pero nakahanap kayo ng way pumasok ng PBA tas ngayon steady na kayo dyan. Mukhang relax na kayo. Tapos kakalabas nyo rin din ng bubble. So, yun. So, I'm with Justin Chua of Phoenix. And of course, si JP Aram ng TNT Katropa. Good morning. Ano na ba? Oh, good morning sa inyo dalawa. Good morning. Kumusta kayo? Pero nagkikwento kanina si Justin Poy na ano eh, na yung Sepangs daw sa bubble. Kwento nyo ako sandali dun sa experience ninyo paglabas nyo ng bubble. Si Poy muna. Kasi recent to si Kuya Poy. Kumusta yung adjustment na paglabas ng bubble? Paglabas? Ano naman? Hirap eh. Paglabas mo kasi bago na ulit yung routine. Bagong routine na ulit. Balik ka sa dati. Ganyan. Pero masaya kasi makikita mo na yung pamilya mo. Ganyan. Tapos hindi na yung hotel lang yung nakikita mo. Kasi yun sa for 2 months, parang naka-box lang kayo, parang nakakulungan eh. Sobra. So, yun, nung nakita ko yung anak ko, medyo maging okay na. Buti hindi ako nakalimutan ng anak ko. Nasa so, TV yun, ka naman lagi. Oo. So, tsaka napansin yung asawa ko, pumayat ako eh. Ah, talaga? So, bumagsak talaga yung katawan ko. Ano din talaga, no? Kumbaga, pagod. Kasi wala kasing ibang isipin dun, kundi basketball lang talaga eh. Tama. For the whole 2 months, practice, game, tapos may mga araw na hindi ka makakatulog. So, yun pa rin yung ina-adjust ko kasi may mga time na sa bubble, ang hirap matulog kasi wala kang ibang ginagawa sa umaga. Tapos mong kumain, kama mo, nandiyan lang sa tabi mo, higa ka ulit. Tapos gising ka, kain ulit, higa ka ulit. Diba? So, pagdating dito sa bahay, parang ang dami mo nang ginagawa. Pagigising ka ng umaga, maglilinis ka ng bahay, magluluto ka sa anak ko, sa asawa ko, ganyan yan. So, ang dami nang ginagawa ba? So, yun. Oo, laki ang adjustment. Ilang araw ka ba dun, kuya, yung total? Magti-3 months ka ba? 2 months, oo. Oh. Dalawat kalahati din. Halos dalawat kalahati din. Dalawat kalahati? Grabe yung adjustment mo. Padal. Yeah. Oo, eh. Finals eh. Pero si Jazz, ikaw, kumusta yung ano mo? Wala kang anak. Wala kang anak, ha? Wala kang distraction. Like, sinabi natin kanina off-air, di ba? Pareho rin kami ni Poy na mahirap din. Kasi yung routine nga na gising, may pagkain sa labas, o may practice mamaya, may weights ngayon, ganon. So, masasanay ka eh, lalo na araw-araw, ganun lang. Tapos wala kang pwedeng punta ang iba. As in, literal, wala. So, basketball lang lahat sa utak mo. So, yeah. Coming home nga sa condo, eh, si Poy may pamilya, di ba? Tapos ako, fur babies lang ako, dalawang aso. So, it's kind of different. Medyo, syempre, wala akong masyadong ginagawa. Tapos girlfriend ko may work. So, pwede siya hapon pa, ganun. So, it's boring. It's bum life. Couch potato. Yeah. So for sure lulubog nga ako. Tsaka tama yung sabi ni Poy, mangangayayat ka talaga sa bubble kasi una limited resource mo ng pagkain. Tapos pangalawa, puta kayod ka lang basketball. Ball is life literally. Ball is life. Yeah. So papayat ka din talaga. So ngayon wala, medyo lamon konti, then workout na soon.
Okay, mga na-miss out ko na pagkain. Di ba, Poy? Paano ba yung... Sasama, eh. kain. Wait, paano ba yung food, ano dun? Yung, kumbaga, yung food, yung sinasabi niyo, ano? Ano ba yung patakaran ng pagkain? Actually, okay naman. Masarap naman yung pagkain. Minsan lang. Talagang, parang, kasi nakaschedule yung pagkain. Minsan sa umaga, manok. Tapos magulat ka, lunch, manok ulit. Tapos ganyan. Actually, okay yung iba-ibang luto. Pero syempre, parang... Manok pa din yun. Makakasawa rin minsan. Pero, wala naman. Hindi naman kami nagreklamo. Kasi at least wala kang iniisip ba? Wala kang pagising ka. Kakain ka na lang, di ba? Nandun na sa labas. Oo, ready na lahat. Pagising mo, ready na. May tinapay, may prutas pa. Actually, kasi kami, sa TNT, parang pwede pa kami mag-request, pabayaran ng team namin, ganyan. Superstar so, na kasi. Ay, kasi iba, yung difference. Oo, may privilege kami na kunyari. Gusto namin ng ganito. So, sabihin lang namin dun sa parang nutritionist namin. Tapos siya magsasabi dun sa chef sa... Tapos dadalhin sa inyo. Tapos dadalhin sa amin. No? So, sandali lang, ha? Sandali lang, ha? Bakit nung kalaro ko nung isang araw si Simon, finals yun, eh. Kalaro ko siya sa Warzone. Sabi niya kay Bobby Ray, sila daw... Sabi niya sa akin, sila daw nagbabayad pag may extra. Talaga? Oy! Lumabas! Poy! Iba kasi. Baka pare kayo ni Jason lang. Kayo lang ata ni Jason. De. Tsaka ni Ryan. Di ba ano yun? Kunyari, pag may extra order ka, siguro ganun. Kunyari, outside dun sa yan, gusto mo, tapos ka na mag-lunch, tapos gutom ka, mag-snack, order ka ng steak. Yun, sila, kami magbabayad. Baka ganun. Kala ko lumabas yan, lumalabas yun. Ganun, privileges ng superstar. Kasi tinatanong kasi kami, guys, hindi naman ako, tinatanong kasi kami, kunyari, gusto ka ba ibang pagkain? Ayaw mo ba ng pagkain? Pwede natin palitan. Kunyari, ako kulang palitan sa protein. Sabihin ko, ma'am, kulang ako sa protein. So, halos every morning, may 10 egg dun sa labas. Ah, talaga? Talagang, oo. Doon yung ano, pagkulang ka sa protein, ganyan. So, magsasabi ka lang. Pero yun, libre yun. Pero yung, kanyari, snack mo, ganyan. May bayad na yun. Kung gusto mo, may bayad na yun. Order ka sa labas. Kasi may ano kami, parang Chowking, tapos ano yata, Jollibee, ganun. Pwede ka mag-order. Yun, mga ganun. Kaya lang, ano so, yun, naman yun, junk food naman yun. Oh, eh, yun sa inyo, Jazz, yung mga normal na teams. Mga normal. Yung mga normal, kasi alam mo naman eh. Alam mo okay dun sa bubble, ni-request talaga ata ni Com na pwede kayo mag-request ng food. Like in general, pwede kayo mag-request ng food. Ba, vegetarian ka, ayaw mo ng pork, ayaw mo chicken. Pwede mo i-ayusin yung menu mo. And then, kami naman, we're privileged na we always have an extra meal in between between practice or in between weights. May mga snacks. Kasi usually, yung ibang teams ata, 3 meals a day lang. So kami, nakaka-apat kami. So wala kang reklamo sa pagkain. Oo naman, pare. Tsaka minsan din naubos yung pagkain, sobrang dami. Din naubos din. Wait, hindi pa styro? Nag-adjust sila eh. Nung umpisa, parang itong serving lang ito. Tapos parang, uy, bitin. So parang dumagdag ng dumagdag. Wait lang. Bakit ang nakikita kong picture parang mga styro? Styro nga. So, rice, tulay, ulam. Nakapak na talaga siya. Rice. Pag bukas mong pinto, pasok na lang. Paano nga naman magre-reklamo nun? So, diba? ang bigay lang ng PBA, yung 3 times a day. Tapos, yung teams, kanya-kanya na. Kumbaga, dagdag na. Sino mga boss ang kasama niyo dun? Walang boss. Manager. Team manager lang. Si Boogs. Si Boss Boogs. Tapos kay... Si Boss Gabby. So, yun yung ano ninyo. Kumbaga yun yung nag-aalaga sa inyo talaga. Yeah. Pag may reklamo sa kanila lagi, Boss, ganyan. Tsaka, bro, ano rin, parang sanay ka dun, lagi ka may kasama. Kasi lagi ka, at least yung roommate mo man lang. Sino roommate mo, Jazz? Ako, Johnson Rios. Si Johnson. Ikaw, JP. Si JJ. Alejandro. So parehong mas bata sa inyo. Kumusta yung ano nyo? Kung baga yan, si JJ, bago sa team. O kaya si... Sobrang kulit doon, si JJ. So naging close kayo ni JJ? Oo, close kami ni JJ. Dami namin na pagkwentuhan. Nagabot ba kayo? Nagabot pa ba? Hindi na, no? Oo, nagabot kami sa atin eh. Sa UAP. Abot. Ah, nagabot pa? Kumusta naman yung bonding? Rookie year niya ata, parang ganun. Oo. Kumusta yung bonding ninyo? Okay kami. JJ. Okay sobrang kulit nun. Dal-dal. Sobrang ingay nun. Siya lang yung ano sa team namin. Pag may narinig ka sobrang ingay, alam mo na si JJ yun. Kumbaga bata pa din eh, no? Grabe energy. Grabe energy. Ikaw, Josh, si Johnson. Bago okay na si Johnson. Nung umpisa kasi,
Nagtutukoy pa kami, nag-NBA pa kami. Siguro mga first 2 weeks. NBA wala na after a while. After parang, ah, sige, ah, kasawa na. Football kasi siya. So, eh, hindi ako marunong FIFA. Eh. So, biyahe siya lagi dun sa kwarto ni Borge kay Mike G. Nag-FIFA sila lagi. Pero, okay kami ni Hudson kasi wala naman eh. Kuntuhan lang lagi. Ganun. Tapos, ako nun, kain ng kain. Sabi ko, John, saka yung okay dun, wala kasing nag-aayuda sa kanya. Well, ayuda kasi, we have ayuda on Mondays. Darating. Pwede magpadala ng food from Manila. Ganun. Yeah. Eh, wala siyang pamilya. So, lahat ng ayuda ko. Puta, sa kanya. Kain ka lang. Ikaw, for two months and a half, wala siyang nakuha from the outside world. Oo, wala naman siya. Asan lang yung asawa niya? Dapat sa probinsya. Sa wala sa probinsya. Sa Manila lahat. Ah, kaya. Sa probinsya kasi. Lahat ng food ko, doble para sa kanya rin. So, pwede ka ding tumaba? Pwede ka rin tumaba. Oo, pwede tumaba. Pag Monday lang, pag Monday, kasi sobrang dami. Kasi ayuda din. So, bawi ka ng Monday, pero may rest of the kasi week. Kasi yung mga hindi mo nakakain nung ano. Sa Monday sa hotel, parang may pista lagi. Lahat nagsisigaw. Yun yung may mga lechon. Well, yung ibang team. Sila, wala na. May lechon sila eh. Si Calvin, mahabi. baka sila. Ah, nagsisig kami one time sa taas. Semis kayo nun. So, nagkakakitaan din kayo. Nagkakakitaan din kayo. Talk and text yung pinaka hindi ko nakita kasi parang lagi silang meeting. Oh, lagi silang may thing, may viewing, may ganun. May ano yan? May viewing kami. May piyesta yan. May piyesta yan. Ninyo lang alam. Bawal lang story. Baka daw pumunta kayo lahat dun eh. So, nagkakakita kayo ng pagkain. Kung mag-uwi siya na ano, may ganito. Nagkasabi-sabi din. Nagkari, ganito pagkain. So, yun nga. Kunwento sa akin ni Adrian tsaka ni... Actually, nakausap ko si Aaron tsaka si Adrian eh. Kumbaga yung mga rookie ng bubble. Sabi nga nila na nagkakakitaan pero at the same time, kumbaga, hindi rin naman like talaga nagsasama. Kasi daw may mga oras daw eh. Pool, yung gym, ganun-ganun. Oo, may mga oras. Bago ako umalis sa bubble talk, sino sa... Kasi nakikita ko nung umpisa yung... Di ba sa social media, lumalabas si Ryan Aranya, si Bo Belga, si James Yap. Yung may mga ano sila... Sari-sari store. Sino sa inyo, sa team ninyo, yung puntahan ng pag nagugutom ka, alam mo may snack sila doon? Sa amin, ano, si JC tsaka si Kuya JR. Pero medyo nung banda dulo na, medyo halfway through the call. Lilo na. Ah, doon lang sila nag-start? Doon nag-start. Family Mart tawag namin sa kanila. Kahit anong gusto mo, meron. May juice, may soft drinks, at chocolate. Sino nagdadala doon? Sina, yun na, every ayuda. Excited sila magpa-ayuda. Tatlong cooler, gano'n. Alam mo kung i-share nila sa team. Oh guys, may siomay dito. Chicken feet, hakaw, gano'n. Si Bianca nagpapadala. Si Bianca nagpapadala. Si Kuya JR, gano'n. Si Kuya JR. So may ano kayo, puntahan kayo. Siyo, Kuya Poy, sa ano? Sa akin si ano. Sa, depende kung anong gusto mo. Kunyari, may iba kung gusto mo ng ano, kung gusto mo ng... Kung gusto mo na hindi ka makatulog, gusto mo uminom, may certain na pupunta ka ka kwarto. Pero kung gusto mo nang ano... Sino yan? Wala naman natapos na eh, nakalabas na. Wait, so may stock talaga siya doon? Oo, may stock. Pero pag hindi ka makatulog, syempre minsan pagtalo, lalo na nung bayan, hindi ka makatulog, wala ngayon. So inom ka konti, ganyan. Pero pag gusto mo ng wine, dalawa. Kaya J-Wash. Kuya Jay Wash, tsaka si Kuya Ryan, yan. Wine yun, wine. Tapos, wine. Tapos, kung gusto mo talaga ng pagkain, si Troy, yan madami. Kasi nagluluto yung asawa niya, si Mitch. Yan, every Monday, kung ano yung, kanyan, kung i-request kami ng pagkain, dadali yan. Ang dami, nakabalot yan lahat. Sobrang dami. So, lahat ng ayuda, siya may pinakamadami, box yun. So, pupuntahan lang. Pizzeria, may isang box pa ng spam, corned beef, pansit canton, pag madaling araw, nagugutom kami, magluluto kami. Ang dami, pupunta kami sa kwarto niya. So yung kwarto niya, laging bukas yun. Kahit sarado, binubuksan namin. As in, dami talagang pagkain talaga. Kaya pag, ngayon, gutom. Kaya ako, minsan, sabi ko sa asawa ko, hindi na lang pabibigay ng ayuda. Kaya Troy, madami na. Oh, kay Mitch. So, sabi ko, thank you na lang kami kay Mitch kasi daming pagkain. Eh. Ganun kami. So, may wine, meron ding hard, may alak din kayo, may beer, pero meron. Quiet lang kung sino, pero pupunta kayo doon lalo na. So pag nung finals, kunyari lang pag talo, sa itong kwartong 'yun, ang dami ninyo. Oh, dami namin. Ah, sama-sama. Tapos ano kami, kunyari siyempre pag stress ka, so meron kaming lugar na ano na
yung puro kwento. Kami nila Roger, yung kwentuhan lang, ganyan. Pero kung gusto mo nang talagang yung ano, yung mainom-inom ka ng konti, wine, kwentuhan, English ka, siyempre. Yung English mga, time! Yung mga film, siyempre, ayaw ka naman, siyempre, mahihiya ka na minsan mag-Tagalog eh. So, siyempre, English ka. Pag hindi ko na kaya, inom ka marami ulit. Siyempre, masarap yung wine eh. Ang kaya kaya mo na mag-English, ayun, sige na. Kwento niyo sa akin yung last night niyo sa bubble. Kasi malamang galing sa talo yun. So, kaya sina Justin, nakausap. Si Justin, nag-live pa ako sa IG noon. Tapos, sakto, yun yung gabi na naglabas ako ng video tukol kay Perk. Tapos sumali si Perk dun sa live ko. Sila ni Matthew. So talagang sinabi nila na it's gonna be a long night, ganyan-ganyan sila dalawa. Yun yung gabi na out eh. Kwento niyo sa akin yung final night ninyo sa bubble. Ako, well, yung sa amin nga, malungkot syempre. Kasi halo, then syempre isipin mo yung mga what ifs na nangyari. Kasi ganun eh. Tapos at the end of the day, parang marirealize mo rin na it's a learning experience nga, yung pagkatalo. I mean, talking about the game, ah, syempre, dami mong sana ganito, sana ganyan. So, it'll help us in the long run. But yung sa bubble, wala, tipon-tipon lang kami sa ano, sa kwarto nila JC. Like I said, everything's there, di ba? All the... So, meron din kayong inom? Inom din kayo doon? Wine din. Sila, JC, usually wine. Like, box-box ng wine. Ganun. Yung mga veteran. Wine, oh, wine na sila ngayon, wine, no? Wine na talaga. Pag mga bata-bata pa, beer gusto. Siyempre yung mga young ones sa amin, yun, mga hard, pinaglalabas na, mga beer. Ganun, kasi last day na eh. So, dun lang may bonding, kwentuhan. Siyempre, dun mo rin ma-appreciate yung bubble na parang, uy, parang saya nung samahan dito. Ganun. Parang feel ko hindi mo siya makukuha if you're out. Oh naman, hindi talaga. Yung samahan. So, I think that's one thing na na-appreciate yung bubble. I mean, that last day na parang, fuck, ayaw pa umuwi. Gusto ko pa kayo makasama, ganun. Parang, di, ayaw ko nang ganito matapos sana. Parang mga stuff like that. Tsaka, yung last day, yun din talaga yung only time na wala ka na talagang iniisip. Eh. Oo. Tsaka, alam mo yung mahirap doon, talo ka na, di ba? Talo ka, giinom kayo. Tapos the next day, aalis na kayo ng 11 a.m. Like, wala ah, na. 11 a.m. na kagad? Alis na agad. Oh, alis so, na. May laro kayo kahapon. Oh, 11 ngayon. Alis na. Alis na agad. O di, puyat-puyat kayo sa bus. Tulog-tulog ka. Tapos, siyempre mag-impake ka pa, di ba? 2 months mo. Oo, oh, 2 months worth yun. Bota, impake ka mo na. Ah, hirap nga nun. Kayo, kaya na po eh, matindi to, pare, finals to eh. Masakit-sakit to. Ano, siyempre, ano, after nung game, ramdam mo yung sakit nung ano, siyempre finals, di ba? Tsaka yung pagod ako, po, first time ko eh. Yung pagod, no? Yung pagod. Oh, pagod. Doon mo makikita lahat, parang... After nung ano, oh, tama yung sinabi Justin. After nung, di ba, after nung game na, nasa hotel na kami. Siyempre ako umiyak ako kasi sakit. First time ko, first finals ko eh. Tapos, pag uwi ko na lang, mag-bihis na kami, ganyan. Pag uwi ko na lang, nung nandun na ako sa kama, paghiga ako, doon lumabas lahat ng masakit na katawan ko. Kasi siyempre, tapos na, tas finals, tas talo pa. Kasi sa masakit yung, ano mo, yung dibdib mo, ah, sakit na ng likod ko. Sumakit na tong puwet ko, yung tuhod ko, nararamdaman ko na yung katawan ko parang gusto lang gumanon, parang ayoko na talaga, ganoon na. Tapos afternoon, syempre yung iba nag-message na sa group, Gabi, ganyan. Sino ba yung gusto umuwi ngayon? Ganyan. Eh kami lahat parang syempre ano bang gagawin namin doon? Nakikita namin yung kabilang team, 'di ba? Parang uwi na rin kami. So kami nag-ipake na kami, madaling araw umuwi na kami. Ah, talaga? Madaling araw? Uwi na kami. Kumbaga, ayaw nyo na makita. Ayaw nyo na makita. Wala na. So, kwentuhan muna kami saglit. Hindi na kami uminom. Wala na. Gusto namin, uwi na kami. So, impake, kain. Ako, di na ako kumain ng ano, ng dinner. Kasi, humiga lang ako sa kama eh. Diretso na, impake na ako. Ganyan. Mabuti na lang, konti lang yung gamit ko. Kasi every Monday, pinapadala ko na sa bahay. Ah, pinapauwi mo na. Gamit. So, konti na lang. So, madali lang. So, syempre yun. Ramdam mo pa rin yung pagod. Nagkwentuhan kami, ganyan-ganyan. Sayang. Ano yung mga what if, ganyan-ganyan. Uh-huh. Tapos, syempre, maiisip mo rin kung hindi na-injured si Ray, kung hindi na-injured si Kuya Jason. Yeah. Diba? So, sana. Ngayon, kung if ever may game 7, ngayon dapat yun, di ba? December 13. So, parang naisip mo, parang, kanina nga, naglalakad ako sa labas, nilalakad ko yung anak ko, sabi ko, ganito sana yung game 7. No? Ngayon sana, dapat yun. No? Ngayon. Pero,
yun nga. So yun, mga naisip ko ba sa, tapos syempre, yung mga player din, nagpapaalam na, ganyan-ganyan. So, sabi ni Coach Mark, nag-message sa parang, kung sino yung uuwi, parang come see me, parang say, parang come say goodbye, ganyan-ganyan, sa lahat ng mga players. So kami, ganun kami lahat, ganyan-ganyan, sa mga players. So, syempre, malungkot talaga. Nakita mo yung itsura ng mga player, malungkot eh. So, may mga hindi umuwi. Si ano lang, yung si Kuya Jay Wash lang, tsaka si Kuya Harb, tapos yung mga assistant coach, nag-stay. Kasi mababas na lang sila. Pero yung mostly na mga siguro mga half ng player, umuwi na kami. Pero yun, sinundo Roger, kayo. Ako, sinundo na kayo. Ng mga respective. Ako nagpakapal na ng mukha ko, sumabay na ako kay Troy, natin pa nila ako sa bahay. Bait na kasama ni Troy, tsaka si Mitch yung bait si Troy. Busog ka na, so, busog yun. Ka na kay Mitch. Ano pa, nahatid ka pa. Nahatid pa. Oo nga, busog na, nahatid pa ako. Sobrang bait kasi ng pamilya nila. So yun, after nun, halos lahat, Roger, ako, Almond, Troy, David Semerad, Tim Montalvo, kaya Ryan, halos kalahati ng team. Yun. So, umuwi na kami agad. Oo, buti naman. Mukhang enjoying ramdam nga. Ramdam. Pero yun, pero siyempre, magpo-post pa rin sa mga group, mga kalokohan, nakikita mo pa rin. Nakaka-miss pa rin, siyempre. Yan, sabi ni Justin. Kasi 2 months kayo magkakasama, pamilya kayo eh, di ba? So, wala kayo ibang pamilya, di ba? So, yun, parang yung mga pinagdaanan nyo din ba? Yung mga struggles nyo din sa loob ng bubble, ganyan. Yung mga bonding nyo, yung walang sawang pagkain ng lechon kawali. Oo, yun lang yung pinakamasarap na food. Diba? Sa diba? So, lechon kawali ang inaantay ninyo? Oo. Yun lang yung sa menu na in-house restaurant. Yun lang yung masarap na food, lechon kawali. So, nagkakaintindihan lahat ng players na lechon kawali ang go-to. Pantalo. Sarap kumain ng lechon kawali. Lechon kawali with spam. Tapos, may ano pa, yung cup noodles. Yun, sarap. Sarap kumain. Mukhang ano. Pero, Mikey, alam mo yung pina-what if ko nung bubble? Kung hindi napilay si Matt. Kailan ba napilay si Matt? Game 1. Natapakan niya si Troy. Kundi lang na pilay si Matt. Yun na lang. Sakit, no? Tapos si Matt pa naman, wild nung bandang semis tsaka finals. Pero sige, ano naman talaga eh. Kumbaga, the bubble, I believe, more mental talaga siya than anything. So, ano tayo? Layo muna tayo muna sa bubble. Tapos babalik tayo mamaya sa PBA career ninyo. Simula tayo like college, pare. Kasi, may experience ako with Justin. Si Poy, galing probinsya ka, Poy, bago ka nag-Ateneo, no? So, hindi ko kilala si Poy nung high school. Si Justin, nakalabang ko pa yan eh. Mayabang yan eh. Nakalabang ko pa nung Shanghai Shek siya, tas Lasal ako. So, alam ko na Justin was, kumbaga, nung high school, nare-recruit talaga. Tiradoro talaga yan. Pero nare-recruit kasi malaki, di ba? May soft touch, ganyan-ganyan. Lahat naman eh. Tapos ikaw, Poy, pumasok ka ng Ateneo. Kwento niyo sa akin yung life niyo sa Ateneo, pare. Kasi pareho kayong yung alam na taong solid kayong big men. Pero pagdating mo dyan, si Raba, tsaka si Noy, tapos si Poy, kay Slaughter ka na ba? Poy or... Justin, tsaka kay, kay Justin. So 2000 ano ka, Poy? 2010 ako dumating. 2010, and ikaw 2008, Just, di ba? 8 ako. So, pero nung bandang... So pagdating ni Poy, si Slaughter na yung main center nun. Ako. Ikaw? Justin, 2010, Justin. Kailan dumating si Greg? 2011. Okay. So, sila ni Kiefer. Sabay sila ni Kiefer. O yan, kuya, ikaw muna po. Sige, kwento mo sa akin yung... Kasi, pare, hindi ko nga alam saan nag-turn. Saan ba nag-turn around yung career mo? Kasi career, si Justin ko sa Blackwater eh. Ikaw, Blackwater sa Blackwater. Blackwater din yan. Kailan ka nag-Blackwater? PBA na. Hindi. Taon ng Blackwater. Ano, PBA na yun eh. Pero like... From college na anong minutes per game wala, mo nun? Yung totoo, anong minutes per game mo nun? Si Poy, walang exposures. College at Blackwater PBA. Kasi baka seconds per game. Per seconds game. Per talaga? Game. Talagang may... Zero talaga, bro. Minsan naman, pagtambak yung kalaban, gamit. Actually, nung pang 5-feet namin, yun, nagamit na ako. Meron na akong at least games, minuto na ako. Medyo gumagawa kay. May mga games. Maganda nila laro ko. May minuto na ako. Pero hindi naman ako nag-expect ng yung parang gamitin ako. Kasi you have Greg, you have Justin, you have Nico Salva. Frank, nandun pa. So sa akin, blessed na ako na nasa lineup ako, na nanalo kami. Ganyan.
So okay na ako. Yung nung ma-line up nga lang ako 2010, masaya na ako kasi ang in-expect ko team B lang ako eh. Uh-oh. Eh bigla ako na line up kasi wala si Rama. Wala si Nonoy. No? O galing ako ACL. ACL din si Poy. Wait, so noong college hindi mo nakita sarili mo PBA? Hindi. Kahit nung graduate ako, hindi. Kahit talagang ano lang siya, kumbaga, mati kasi pag player ka, siyempre gusto mo mag-PBA, pero yung alam mo talaga yung reality na parang malabo. Ako wala. After kasi, buong UAP ko, wala naman. Kahit highlights, hindi mo kumakano na yung ano. Hindi ka lalabas sa BC Hoops ngayon, pag gano'n. Paunti-unti lang yung mga gano'n, wala. Ano so, talaga, as in, Bless lang ano ako yun, na line up ako. Nagpa-draft ka formality na lang? Kumbaga magpapa-draft na lang ako. Ano yun? Ang totoong story kasi noon, nilapitan ako ni Matthew tsaka ni Boss Marvin. Sila. Mm-mm. Kasi dapat magdidilig muna ako bago PBA. Kasi bigyan ko muna lang at least 2 taon yung sarili ko para at least kahit pa paano na-try ko pa rin, hindi ko pa rin pinabayaan yung basketball ba. So after noon, pa-draft kami. Eh, nung D-League, late na ako. Hindi na nakapasa ng papel. So, nag-decide sila, Boss Marvin, Boss Matthew na lang. Pa-PBA na lang ako. Draft ako PBA. So, walang assurance na madadraft ako. Ganyan. Pagdating dun sa draft, sabi, walang assurance na madadraft ka. So, ang mangyayari, pag hindi ka na-draft, D-League ka, diretso ka D-League. Mm. So, after nun, nagulat kami. Dinap ako ng TNT. Second round. Nagulat ako, second round. Sabi kami na Justin eh. First round si Justin eh. First round. So nagulat ako, dinapak ko. Tumayo na lang kasi, pero nagulat ako kasi tinawag yung pangalan ko, second round eh. Umabot pa ako dun sa live na interview eh. Umabot pa ako, ganyan. So pagdating dun, tuwan-tuwa ako, ganyan. Interview, ganyan. So wala akong ibang, wala naman akong in-expect na whatever, ganyan. Nagulat lang ako, ganyan. So pagdating sa TNT, yun, practice player ako, ganyan. Tapos yun, doon na nagsimula, tuloy-tuloy na. Kasama ko sila Kuya Riddell, ganyan. Pero nung college talaga, kasi wala talaga akong parang yung experience na talagang matagal maglaro sa final, sa semis. Wala talaga. Ganun. Meron akong isang moment na ano na maganda. 2010 namin, finals game 1, FU kalaban. Yun. Para sa akin, maganda na yun. Anong nangyari? In less than 1 minute ata, nakatatlong blocks ata ako. So yun na yung highlight ng college career mo. Yun na yun. Wait, kailangan na. Pasan siya, lumayap siya, pasok. Tinuro niya yung crowd ng kalaban instead na panic siya. Hindi sanay. Kailangan natin pahanap yung clip na yun. Yun na yung parang para sa akin. Kasi ano yun eh, hindi nakapaglaro si Jumbo nung finals kasi nalala mo yun, just nung semis namin, kalaban namin, Adamson, maling shorts yung suot niya. So ikaw, kinailangan ka, lalaro ka bigla. Kinausap ako ni Coach Norman, bago mag-game, gamitin kita kahit mga 5 minutes lang, ganyan. Sabi ko, sige Coach, ready naman na ako. So, nung ginamit ako yun, ang ganda naman pinakit. After nun, nung game 2, wala na. Tapos na ako. Ngayon, talon-talon na lang kami, nakasiksirayan ng 3 points. So talagang, wala ka talaga expectation sa career mo, bro. Wala talaga. Tapos na ACL pa ako last nung 5-peat namin, na ACL ako. Tapos nung last year ko, wala, pasundot-sundot na lang ako ni Coach Bo. Si Coach Bo na yun eh, pasundot-sundot na lang ako. Kasi injury ko rin. Tuhod ko na, naglalaro ako, namamaga. Every game yun, tinatanggalan ng tubig yung tuhod ko eh. Grabe. Tapos, tuloy lang natin sa dali sa'yo kay Poy. Alam, pagpasok mo ng TNT, practice player ka. So again, masaya ka na nun. Kayo ni Oping? Kayo ba ni Oping magkasama noon? O kami ni Oping. At saka yun, hindi pa kasi ako tapos mag-aral. So, sa loob ng Ateneo yung practice. Ah, sakto. So, rin ako. So, hindi na ako lalabas kasi naka-dorm pa ako sa Ateneo. Pupunta akong practice, tapos pasok pa. So, ano ka lang noon? Kumbaga, positive ka lang noon. Positive lang. Hindi practice ako player ako ng TNT. Okay na. Hindi nag-expect na kahit ano. Kasi naman nakaka-practice ko sila, si Jimmy, si Daranidel, Danny Siegel, Ali P, Kelly Williams, kasama ko sa practice araw-araw, di ba? And then, okay na ako. Kailan ka? After ng TNT, ilang years kasi TNT? 1 year? Well, 10 months lang ako dun. Kasi, tinanggal si Coach Norman, nag-change ng, na transition sila from Coach Norman to Coach Jong Yuchiko. Oo, tama. Yun yung year na yun. Tapos, naging free agent ka. Tapos, yun na yung swerte. Pumasok yung Blackwater, tsaka Kia. Tryout ka? Nag-tryout ako. Di ba parang first pick ka? First pick ka ata eh. Hindi. First pick ata nila si
Daniel De Pons. Si Kuya Danny. Si Kuya Danny. First pick ng Blackwater. Tapos, tapos para basta pang ano pa ako, pababa pa ako na pick nun. Tapos, nag-tryout ako sa Blackwater, nag-tryout ako sa Kia. Tapos sa Blackwater, kinuha nila ako. Tapos, mga ano yun, first game ko, starting ako. Saya mo nun pa? First time yun? Oh, first time, starting ako. Tapos ano pa yun, ako yung first basket sa Philippine Arena. Ah, oo, yung nag-Kia versus Blackwater. Tapos talo, lamang kami, tapos talo kami. Di oh, yun yung si LA. Yun yung si LA, di ba? Yung gumawa si LA bigla sa Kia. Ikaw pala yung ano nun. So, and then from there, so si Coach Leo din? Hindi pa. Coach Leo is up. From there, hindi pa, pag ganun pa. Second year ko, ay parang after nun, tapos next conference, wala na, bangko na ulit ako, nakakalimutan na ulit ako, ganyan. Bangko na ulit. Tapos after nun, nung the next year pa, tsaka pa nag, yung may game kami against Alaska, ata up the bench ako. So after, ang ganda ng laro ko, after nun, wala na, parang I never look back na after nun, puro starting na ako. Tapos ano, may career high ako nun, kalaban ko ata San Miguel, 23 points. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Kumpiyansa mo, wala. Pangat na pangat. Si Coach Leo din nagbigay sa'yo ng ano? Pareho pa. Meron pala kayong ano, common denominator eh. May freedom yun, may freedom. Yung mga ganun, jogging-jogging lang yun. Pare, pero kumpiyansa yun, bro. Tsaka yun, parang na, sobrang na-experience ko yung parang yung moment ko sa PBA na sabi ko na I made it. Yung kalaban namin Alaska, may import. Parang double overtime, nandun ako sa lobby, hindi ako nilalabas. So alam mo na na I belong. Alam ko na parang eto na dito na. I belong na. Galing ay ikaw just D-League. D-League ba team mo D-League? Sa akin naman kasi ano, daming factors nangyari nga nung college ko kasi naging off the bench, tapos starter, tapos off the bench ulit. So ang dami kong iniisip nung college kasi may mga times gusto ko lumipat ng school lalo na nung final year to play somewhere else kasi gusto ko nga na mabango pangalan. Syempre iniisip mo na PBA after, di ba? So yun, but I stayed nga, then champion blah, blah, blah. So sabi ko wala sa utak ko tough, eh, after ng fifth year kasi kasabay ko nga Ian tsaka si Raymond. Ay, Raymond. So parang ang hirap na, di ba? Puro big na eh. Hirap na. So, sabi ko, D-League muna ako. So, yun. Eh, yung time na yun ata, 2010, hindi ka pa pwede magpa-draft diretso. Parang after you up, 1 year pa. Bago ka pwede magpa-draft, di ba? So, sakto, D-League ako, 1 year. Pahinig muna ako. So, yun. Nung nag-champion kami, Blackwater, against NLEX, doon ko na nasabi na, di, sugal ko na to. Kasi, mabango pangalan ko. Mabango pangalan diba, mo. Parang sinasabi nila ako, finals MVP nung finals game against NLEX. So parang sabi ko, sige, what the hell. Sabi ko na headset ko, wait lang. Sige lang, kuya. Try ko na lang. So yun. And then I tried out for one team lang, like yung summer practice. Had out for Magnolia. Then, yun. I think I played well. And then, sabi ni Boss Danny, hindi, okay yan, pa-draft ka na, ganun. Tapos, yun, luckily, I didn't expect to be in the first round, to be honest. Like Poy, sabi ko, ma-draft lang ako, tapos, bahala na. Underrated din, di ba? Yeah. Kasi hindi ko alam eh. Like, I didn't really have a career yeah, to be a first rounder, di ba? So, sige, bahala na, ganun. So, yun. Saan ka na-draft, Jess? Magnolia. Yun din, sakto, Magnolia din, kay Team Code. Pero I didn't get to play or practice. I got traded 2 days after. Tapos saan ka na-trade? Northport. Kinausap naman ako ni Tim Cohn. Sabi sa akin na this might be better for you in your career. Kasi they have Ian, they had Ping, they had Rafi Rives, Aldridge. So saan ka tin-trade? Sorry. Northport. Northport. Global sino port. Nasa Global nun? Global Port. Sino coach nun? Nung dumating ako, Richie Tixon. Si Stanley. Si Stanley na yon. Si Terence pala. Ay, di, wala pa. Ayos! Terence, RR, ako. Sabi namin si Terence. Jay Wash, Eric Menk, John Dan. Abutan kami doon. Ronnie Matia. So, from Global, ganon. Global. Ganon ka pa nun. Ginamit ako ni Coach Richie after the second game. Gamit ako. So, medyo okay. Tapos nung nagpalit kay Coach Kido, wala. Parang hindi yata niya ako type na player. So, wala ulit. Then, Meralco. Trade ako. Dami kong pinagdaanan, Mikey. Hindi ka lang. Nasa Meralco na ako nun eh. So, Global Port, trade San Miguel.
San Miguel naman. Champion pa to, San Miguel. Champion San Miguel to. Champion pa sa San Miguel! Oh, pero champion na. Yung kumuha sa akin sa San Miguel, si Todd Purbs. Hindi ko mo naalala niya. Todd Purbs. Oo, oh, nabot na naalala. So, it's all Todd Purbs. So, ayun. Da, ano, usap kami. Oh, ito plano ko sa'yo. Ito. Eh, isang conference na, tanggal siya, di ba? Tanggal siya nun. So, Coach Leo na. Tapos kay Coach Leo, wala. Ako masyado nakakalaro nun. Siyempre, lakas na lineup. Eh, ganun. Tapos champion. Tapos after nun champion, bago mag-start ulit yung ano, trade na naman ako. Punta akong Barako ata. Barako na. So, pati siya, hindi na niya naaalala. Barako. Dami, okay. Dami na. Memorize ko to, mare. Barako. Tapos yun, kakampi ko ulit sila RR, Carlo Lastimosa, Joseph Yeo, blah, blah, blah. JC, Intan, Billy Wilson. So kaya yung Barako experience ko was, I think, a simple blessing in disguise din. Kasi yung team ko ngayon, Phoenix, same group of same owners. Ah, owners, not really. Siyempre, iba naman. Ah, yeah. Pero staff. Staff. No, mga ganon. Sila JC, Willie was there na. Then after Barako, Meralco na. So ito na, sabi ko. Oh, nag-Meralco pa pala. Ito na yung chance ko. Coach kasi, Norman siya nun. Oo, kinuha na yung Coach Norman. Pala. Ganon. And ACL lang Chua, bago mag-All Philippines. Oo, oh, oo. Oh, oh. Alalat po, naglaro tayo sa Blue Eagles. Oh, pa, oh. Tayo. Ano tawag doon? Yung cheer rally. Oo, oh, doon pa na. Oh. Wait. Ano to? Ateneo lang. Ateneo kalaban. Ateneo. Sino kayo? Alumni parang versus alumni versus ano. Pero yung magandang nangyari doon, Mikes, kasi nag-coach siya, yung Coach Norman, tsaka si Sir. Oh. So kahit papano? Emerald ko eh. So may clearance na. May blessing nila. Oh, okay. Buti na lang, bro. Kung buti, hindi siya yung coach doon, hindi patay ako, di ba? So medyo deluxe. Pwede pa rin. Yung itsura ni Coach Norman noon, parang... Ano nangyari noon, Josh? Kwento mo, ano nangyari noon? Spin move na iwan lang. Pero tawanan lang yung game na yon. I mean... Medyo fourth show lang. Pride na rin yan. Pride yan eh. Oo, kasi parang... Pag ganun, pride yan eh. Si Coach Bo sa kabila. Oh. Coach Bo. Sila keeper 'yon, sila keeper. So madami tao, ganun. Puno. Dami din. Tapos doon pa. Oh, nag-flash yung buhay ko at ganun. Oo, pare, tapos chirali pa. Tapos and yeah. Then after that, nag-recover. Eh, masakit doon, Mikes. Magti-training camp kami sa Vegas 2 days after. May ticket yeah, na sama. Ako. Naka-embarkin na ako, Mikes. Vegas, so wala na. Vegas, yung naging therapy na lang 'yung ano mo. Oh, Vegas trip. Iwan. Then, it took a year before I came back parang with imports na. So, X na yun. Wala. And then, All Filipino the next year, nagamit na ako. Siyempre, naka-recover na, ganun. So, sporadic din. Playing time, tapos wala. Playing time, wala. And then, I got traded again. Parang... Yan yung last, di ba? Ito na yung last. Last na to. Yan yung last trade mo. Di pa, pare. Di ba? Lipat ba, Meral? Nag-tokentext ako. Oo, tokentext na pala. Naalala ko tokentext. Naalala ko tokentext pa. Oo, nabot ako. Ah, kasama ka nun yung kay Kuya Del. Okay. Tokentext na pala. Nabot ako pala. Dumating ako mga almost end of elims na. Like, siguro 2 games na lang. Tapos, hindi rin ako nagamit kasi I don't think I was part of tokentext plan naman talaga. I think they're just... Nadamay lang. Oh, let's trade. Del, parang gano'n. Pero nag-semis. So, bonus. Bonus. Si Glenn Rice Jr. Galing. Ayun yung nag-away-away? Yung ba yun? Oh, nag-away-away. Uy, kwento mo mamaya yun. O, tapos. Oh. And then, after TNT, yun na. The following year, All Filipino. Trade ulit ako sa Phoenix. Pero parang, I think there was a gentleman's agreement na I was really heading to Phoenix from the Meralco trade pa lang. Ah, okay. Pero so, parang tinapos. Pag-over ka na lang dito since out na yung Phoenix and then may playoff yung Tokentex. I think pa. For my understanding. So, tapos bumonus ka pa. Bumonus pa. And then lipat na Phoenix and then yun na, Coach Louie. So feeling mo kay Coach Louie talaga? Yeah, Coach Louie talaga. No matter what people would say. Oo naman. I started with him, like, giving me minutes talaga. I actually texted him when I heard nga na fire siya. Yes, yeah. And I think the respect never changed. Kasi, kilala mo naman ako, hindi ako nakakalimot. Oo naman, par. And even yung,
I think with coaches like Coach Louie nga, it will always be love-hate relationship. Kasi pare, talagang pang-college naman talaga si Coach Louie. It was never smooth sailing for the both of us. Pero you knew na I'm gonna, kumbaga, tiwala sa akin tong coach na to. There were times I thought it wouldn't work. There were times. Like, knowing na sobrang bait kong tao na hindi ako napipikon. May mga times na napipikon na ako. Pero, syempre, you still have to respect your coach no matter what. So, I didn't show anything, di ba? Yeah. Deep inside lang. Yeah. Pero, well, si Matthew lang naman ang naglalabas eh. Nagbunga naman, di ba? Nagbunga naman. So, si Matthew lang naman yung nag-express. No comment. That's not my story. Wait. So, pero itong season na to, Jazz, kasi nag-semis kayo first time, di ba? Yeah. Meron din namang... Coach Louie, nag-semis kami. Second time. Meron din namang back of your heads na kasama si Coach Louie dito. Doon sa... Hindi lang nung semis, but nung start... All the way. Puro panalo kayo, pare. Siyempre. Off-season. No? Kapag he laid the foundation. This was technically his team, di ba? For sure. Matt, Jason, me, Calvin, RJ. JC. Ito yung team na nagpina-semis din naman niya before. Eh. So, we won't take that away from him. And siyempre. I think, coming from Coach Topex din, Coach Topex was never the type naman na... Ako bida. Yeah. Kumbaga, siya din na parang alam din niya na pinaparamdam din nila sa inyo. Of course. Oh, so I think yun din yung magandang naging mutual respect ninyo kay Coach Louie. So hopefully Coach Louie will find the next for chapter sure. ng career niya. He's a great coach for sure. Bilis lang trabaho diyan. Oh, ngayon. Kwentuhan niyo ako. Kaya Jay Poy. Sa talk and text. Misunderstood si Bobby Ray Parks. Iba kasi pag galing sa nandun talaga eh. Misunderstood si Bobby Ray. Alam natin yan. Especially nung bubble. Ever since naman na misunderstood na sa'yo. Ever since naman. Totoo bang tawag sa kanya sa bubble, Barbie? Barbie. Totoo ba? Hindi talaga. Narinig ko lang. Sabihin ko, ito ah. Sinabi to sa akin ni Ray. Sabi sa akin, kalaban namin, semis, sila Justin. Ina Justin. May nagsasabi sa kanya sa bench, sinasabihan siya sa bench na Barbie. Barbie Ray, di ba? Barbie Ray. Oo, sinasabihan siya sa bench. Sabi sa akin, si Ray nakarinig. Kwento niya sa amin na, hindi ko sinasabi si Justin yun. Meron din si Justin. Mabait si Justin. Pero sa bench nila yun. Siyempre normal lang naman si Emis, di ba? Normal lang. Kasaran lang naman. Kasaran. Kahit ako si Dave, sisigawan ako ni Dave. Sabi ko, walang gaka talaga. Buong game, ikaw lang naririnig ko sumisigaw ng pangalan ko. Natawanan lang kami kasi kami close kami ni Dave. Magkasama kami ni Dave pala. Sa Blackwater pala, magkasama na kami ni Dave. So sa akin, okay lang. Ganyan. Pero sometimes talaga pumapasok talaga sa isip mo. Parang, magalit na kasi naririnig mo eh. Pero yun, si Ray, parang narinig ko yun na sinabi niya, kinuwento niya sa amin na yun nga, na may isang parang instances na sinabi na sinasabihan siyang Barbie. Tapos parang nag-reply na lang siya na parang, siyempre, parang hindi ko lang sasabihin yung kung ano yung sinabi niya. Parang sa sarili ko na lang understanding na parang tingnan nyo na lang yung stats ko, ano yung ginagawa ko buong semis. Parang ganoon. Kumbaga, let my game. Parang si Matt, di ba, na ganoon yung ginagawa niya. Pareho sila, tapatan sila laro sa laro, di ba? Sila ni Calvin, di ba? Ganoon yung ginagawa nila, di ba? So, yun lang. Let my game do the talking na lang. Totoo. Yun, nee, pero sige, ikaw, alam mo din na misunderstood. Eh. From a teammate's perspective. Ano siya, actually, si Ray, sa basketball, sa skills talaga, grabe. Oh, magaling talaga. Ano lang siya, na-misunderstood lang siya pagdating sa media, yung mga lumalabas, syempre, may mga times na parang, gets, syempre, may mga player, may, iba-iba kasi yung ano ng player, utak ng player na, minsan, kanyari, katulad nung about nung sa kanila ni Calvin, na wala naman siya sinabing ganito, tapos ganito yung lumabas. Syempre, naiintindihan ko rin yung side niya, na parang, unfair naman kay Ray na, sasabihin to ng isang, parang writer na hindi naman lumabas sa kanya. Tapos siyempre magbo-blow out of proportion 'yun, 'di ba? Tapos ibabasa ng mga tao, bla bla. So lalaki yung issue, 'di ba? So nagigets ko si Ray. So parang nagigets ko yung point niya na parang bakit ganito? Bakit ako lagi yung mali na hindi naman to lumabas sa akin, na wala naman akong ginawang mali, na parang ginagawa ko lang naman yung trabaho ko, na kaya minsan ayaw din niya kaya minsan parang
nahihirapan siya magsalita sa media kasi nag-iiba yung sinasabi. Pero kahit ako ganun, sinasabi ko, sabi, pag ako, pag may nag-interview sa akin, sinasabi ko, oh, ano, ganito yung sinabi ko, sana ganito yung lalabas, ganyan, ganyan. Parang sinasabi ko na lang, oh, wag na lang, sana ko ano yung sinabi ko, ganun na lang, parang respeto na lang. Pero, yun nga, sinasabi ko yun sa mga nag-ano sa akin, nag-interview sa akin, o kaya pag may off the record, sinasabi ko, off the record talaga to, wag itong lalabas, kasi pag lumabas to, ikaw ahabulin ko, di ba? So, yung mga ganun ba, ganun talaga yung, ano, so, yun nga, pero, as a teammate, si Ray, sobrang bait ni Ray, actually, ano yan, religious na si Ray, binigyan pa niya ako ng Bible bago mag-start yung ano, yung bubble. Kasi alam niya rin yung pinagdadaanan ko. Nakwento ko rin sa kanya. So, yun, binigyan niya ako ng Bible na makakatulong sa akin. And then, as a player, wala akong masabi kasi grabe, condition yan, hindi na mapagod. Nakikita niya sa bubble. Parang buhay talaga siya. Nakita niya naman semis, grabe, di ba? Grabe yung bakbaka nila ni, ano, ni Calvin, di ba? Makikita mo talaga. Tapos sa depensa, rumi-rebound. So, ang laki na wala sa amin na wala si Ray. Kasi 20 points din yun. 10 rebounds din yun na wala sa amin, di ba? So, di ba? So, parang sa akin, sabi ko, parang wala na akong ibang hihilingin pa kay Ray. Okay lang kahit di siya naglaro ng finals kasi nabigay, siya yung dahilan ba't kami nasa finals. Okay, nandun. Sila ni kaya Jason, sila ni kaya Harvey, sila ni J-Was. Kasi kami nung semis, halos wala akong pinakita ng semis, eh, di ba? So, thankful ako sa kanila, sa kanya, na dinala niya ka yung team. So, it's our time naman na pakita sa kanila na kahit hindi sila maglaro, papakita namin na kaya namin maglaro sa bahay, lalaban kami, di ba? So, yun, na, yun sana lang wag lang siyang ma-misunderstood ng mga tao kasi minsan talaga yung kung anong klaseng tao ka, tapos kung ano yung sinabi mo sa media, tapos mag-iiba. So, siyempre, iisipin ng tao, itong klaseng tao ka, di ba? Kung ano yung sinabi mo. Pero hindi naman ang galing sa'yo, di ba? So, yun lang yung unfair minsan. So, yun. Pero actually, sobrang bait niya. Actually, kaya din ako curious sa mga ganitong kwento. Kasi ako, laging player ako eh. Hindi naman ako umabot ng PBA. Pero, alam ko eh na iba yung naiintindihan ng labas. Iba yung intindihan ng players. Kahit nga minsan, bro, kahit hindi ka close dun sa player, alam mo lang na player siya, alam na eh. Kumbaga, meron na kayong mutual understanding na nakakaintindihan kayo. Sasabihin ko lang. Kasi as a player tayo, parang mahirap na, kunyari, may nangbabash sa atin, may nagsasalita sa atin ng di maganda, tapos tayo yung nag-reply, tayo pa yung magiging masama eh. Totoo. So, di ba? So, yun yung pangit as a player na parang wala tayong freedom na ex na parang, eh, ba't mo pinapansin yan? Parang, eh, minsan kasi below parang, the belt na. Parang sasabihin diba? Pa nila, ano ka? Patola ka. Parang, eh. Di ba? Siyempre, parang sometimes kasi tao lang din naman tayo. Tao lang. Yung pamilya, lalo na pag yung pamilya natin dinadamay. Di ba? Parang hindi maganda, di ba? Sabi ko nga, may mga time na below the belt na sinasabi sa akin, sa amin, sa TNT, na minsan, kaya nung bago mag-start yung bubble, nakadelete talaga yung Facebook ko, yung Twitter ko, yan, hindi ko talaga inaano, kasi puro hate lang talaga makikita mo, may gawin ka o wala, di mo mabilis yung mga tamay, sabihin talaga. So yun lang, ang unfair lang is, as a professional player, athlete tayo, wala tayong magawa, kundi lunukin lahat yung sinasabi nila, na kahit hindi maganda, kasi sabihin nila, eh, you're better than this, you're better than that. Pero kahit na masabihin mo ganyan, parang dating sa point, mapupuno ka, di ba? O, tapos so, pakikita mo, wala, yung picture naman, wala. Diba? Hindi, wala mo si nagsasalita. O, itlog, pare, di ba? Diba? Sino ba to? Parang, instance, katulad nung kay Ray ng Batak, di ba? Parang, nung nag-retaliate siya, sabihin, ay, hindi, nahak lang, blablabla, ganyan. Parang, ay, kalokohan, parang, sampalin kita sa mukha eh. So, yun yung mga nagkakaintindihan yung players na parang kahit anong mangyari, kampi-kampi pa din kayo na ano pa din. Kahit kalaban mo nga eh. Minsan, alam diba? Mo, kunyari, yung nangyari kay Ray nga, yung pinaghinalaan siya, parang, diba? Kumbaga, wag natin blow out of proportion. Tama ka dun. So, kasi sino-sino magpo-protect sa atin, tayo-tayo lang ng mga player. Diba? So, yun din yung, ako, yun yung motivation ko na maintindihan yung players. Kasi, iba pa din eh, pag nandun kayo, ikaw, Jazz, palik ako sa'yo. Kay si BRP, obviously, yung kay ano. Sa inyo, pare, si Jazz, si Matthew, bro. Kasi, pare, tinatanong ko to kay ano eh, kay Paul eh. Saka kay Kiefer nung nakasama ko sila after ng bubble. Eh. Future talaga si Matthew, right? Future? Present na. I mean like kasi may nagka-Marsho. Di ba yung Marsho? Like Matthew Wright daw yung next na talaga. Ito na siya. Grabe naman kasi yung running jumper na yun, pare. You know, Pasigaw ako na shoot niya. Sabi ko, Unang-una, para subukan niya yon, bro. Sa lahat ng ginawa niya nung bubble, I think
yung pinaka nag-stand out for me, ah, yung sa kanya, is yung maturity niya. It's not, he always had those moves, those running shot threes, those fadeaway, mga Kobe moves, but his maturity, doon talaga ako sobrang bilib sa kanya. Nagbago yun ba? Yun na yung he's here, pare. Yun na yung he's here. He's yun here. Na lang yung final, ano yun, no? Yeah. Final yun yung step. Kulang niya, eh. He always had those scoring mentality. He's a good passer. But that maturity during the bubble, wala akong masabi. Do you think it had an Coach Topics had an effect on it? Pwede, pwede. Kasi siguro they were an open book from the start. Like kung ano sabihin ni Coach Topics kay Matt, sabihin rin ni Matt kay Coach Topics. Tapos, there was always a mutual agreement. They would always, I think, they would have meetings na coaching staff. Coaching staff. Ah, talaga? So talaga siya yung LeBron ninyo, siya yung Kobe na talagang lahat dadaan sa kanya. Pero it doesn't mean na si Matt lang lahat, ah. Hindi naman, hindi naman. Pero like, but decisions go through. Bones, yeah. Yeah. Then, kung anong, alba, may swab. Secret namin to, pero there was a game, Matt came off the bench. Who would have thought Matt would come off the bench? No one. Grabe. Matt would come off. Gumawa ng 20. Oh, tapos, okay lang sa kanya nun? So, yun na nga eh. They had a meeting. And then Matt said, Coach, kung yan tingin yung game plan na gagana, wala akong pakialam. Kahit i-off the bench niya ako. Kung yan tingin yung mananalo tayo, okay ako. Pumayag siya. Off the bench. I think, pare, coming from yung mga mentality ng Phil Am, correct me if I'm wrong, pero from what I've observed, even in college, ano sila eh? Kumbaga, huwag mo lang silang kukingin. Like, ganun sila. Kumbaga, sabihin mo lang sa akin diretsuhan. Straight up lang. Kumbaga, yeah. Like, I'm sure sina Bobby Ray ganun din. Kumbaga, huwag mo lang kukingin. Diretsuhin mo ako kahit masama yung kailangan mo sabihin, pero diretsuhin mo ako. So I think actually kahit sigawan mo basta diretso, may gets naman nila eh, parang may mga ganun. Kami ni Simon, may ganun kami ni Simon eh, parang isang game namin finals ata. Parang nasabihan ko, sabi niya, "It's okay, that's what I need," ganyan. Kaysa yung nagaganoon ng kayo, 'di ba? Kasi yung mga galing sa ibang player, sasabihin sa kanya, mas maganda straight galing sa'yo, straight sa akin. So si, ganun din si Matthew, obviously. Kasi si Coach Topex, pari players coach yun, bro. But I think with Matt, before, if, kasi may mga times pinagsasabihan din namin siya ngayong bubble eh. But yun na nga, you will see na he will respond properly. So talagang nag-mature. Before, sigawa mo yun, malamang mag-away kayo nun. Sigawa mo yung dalawa. Parang patigasan. Pag ganun. So ngayon, naging feeling mo naging one team kayo? Oh, no. Maturity above anything. Sorry. How was it when Calvin came back? Calvin, when he came back on the 5th, 6th game, parang di siya na pala. Ganun siya. Oo, parang di na wala. di ko alam paano niya ginawa yun, pero wala. Galing. He plays the same. Yeah. And anong, then, siyempre, nawala nga yung mga antics niya. Nawala ba talaga? Wala. O pinipilit lang. Pinipigilan lang yung sarili niya. Wala talaga. Parang conscious siya na I can't fuck up anymore. Kasi all eyes. Isa pang totoo. Stupid shit. He's out again. Lahat tinatayo niya, brad. He knows. Wala, so naramdaman niyo. Naramdaman niyo din, Poy. Bakit ako? Diba? Talaga? Sa kalaban, Poy. Mas naging magaling siyang player. Doon lang kasi siya nakafocus eh. Kasi ibang ginagawa eh. Yun lang, so, laro lang siya. So kayo, kalaban niyo sa semis, anong niyo bigla kay Calvin? Kumbaga, ano yung nagbago sa scout? Alam niyo na hindi nagagana yung pikunin natin si Calvin. Ah, wala. Dati kasi ganun, di ba? Kumbaga, let's pero get kahit pikunin mo, parang ganun pa rin lalaruin niya eh. Pero ang gusto mo lang is, mapikun siya enough na ma-thrown out, may gawing kalokohan. Ngayon, wala kasi na yun. May kwento kami ah. Semis yun. Parang, si coach, parang kami, parang si sinasabihan, medyo na trash talk din siya konti eh. Na parang sumisigaw. So, si Troy, wala na kumpiyansa, ganyan. Pero yung di yung ano, parang patawa. Naasar lang. Okay, naasar. Si Troy, wala na kumpiyansa, ganyan. And may one time, parang pang game, basta may game na nanalo kami, parang lamang ata kami, parang medyo tambak ata, ganyan. Tapos ako, sabi ako, si Calvin, wala lang kumpiyansa. Ganyan. Sabi ni Coach Sandy, huwag niyo asarin, baka magising. Huminto na kami kasi baka magising kasi medyo masama yung nilalaro niya yun eh.
ngayon, ngayon, no? Ah, wala. Grabe, sabi ni Konsandi. Natakot si Konsandi, baka daw magising si Calvin, eh. Grabe, tawa na lang kami ng tao, eh. Yun yung mga kayo lang nagkakaintindihan, ha? Alam natin na si Calvin, huwag na natin kausapin masyado, di ba? Kasi, kayong dalawa, bro, nung matchup ninyo. Kasi, bro, close kayo since college, di ba? Kayo ni na-jump, kayo ni na-jumps, di ba? Just ito, straight up question. Ever, nakita mo ba si Poy maging ganyan? Like, again, totoo lang. Naging ganyan. Like, Poy, eram na siya ngayon, pare. Dati siya, I'm sure, binubuli mo yan. Wala, but it's Justin. Ah, wait, it's Justin. Kaya, nakita mo ba? Kasi senior ka ni Poy. Nakita mo si Poy ever na maging... Last quarter pa lang. Alam ko naman na who Poy became na. So, no, I mean, in college, nakita mo si Poy na magiging Poy eram. Siyempre, college hindi. Kasi hindi nga siya nakakalaro. Siyempre, pareho naman kami ni Poy eh. Kung wala kaming playing time, wala rin naman kami. Like, hindi namin mapapakita kung ano kami. So, it was just waiting for an opportunity, which is pareho kaming Blackwater. Doon kami na... So, thankful kami both kay Boss Joseldo. Coach Leo, yan. Sa kanila, yung mga ng Blackwater talaga. But after niya mag-Blackwater, I saw na na Poy's there already. Hindi na mawawala yun. Kasi gano'n naman sa PBA. You just have to make a name for yourself. Totoo. And you'll be there na. Yun talaga yung kulang kasi sa dami ng player, opportunity konti lang, di ba? Tsaka kailangan pag nabigyan ka, ano kagad? Sunggaban mo na kagad yun kasi mabilis lang yun. Kailangan para kang aso eh. Pagkagat mo, huwag ka nang bibitaw. Wala kasi na! Pag bibitaw ka, may makakagat na. May parating na magaling sa baba na ano, gusto rin umangat, di ba? I'm sure ganun din kayo. Kayo din, kayo. Tsaka kayo din yung may isang bumitaw, kagat agad kayo. Kasi, kayo din eh. Kayo din. Actually, ito ah, yun yung parang mentality ko is, ano, pag sa team, di ba? Siyempre, ang gusto ng mga player, kung ikaw player ka, gusto mo, starting five ka, di ba? May mga ganun, di ba? Ako, ever since, pangarap ko talaga yun eh. So, sabi ko sa mga teammate ko, sabi ko, sa practice, parang sa labas ng practice, magkakaibigan tayo. Pero pagdating ng practice, pataya. I will try to get your position. Di ba, ganun naman pag basketball player. Kasi, ikaw, kunyari, ako, bangko ako. Ayoko naman na bangko lang ako forever, di ba? Diba? So, gusto mo, ipakita sa mga coach mo, sa assistant coach na, puti, tatrabaho to, sisipag siya. So, baka worth ng bigyan ng minuto, ganyan. So, ako, ganun yung ginagawa ko dati. Talagang pinapakita ko talaga na, kahit nung college pa, siyempre, pinapakita ko, tatrabaho talaga ako, ganyan. May mga time na nadadoubt na ako, parang, kaya ko pa ba yung ganito, na pinapagod ko na yung sarili ko, ganyan, ganyan. So, yun, dumating sa point na nag-pay off lahat na parang, and nung gumana sa akin yung ganun, lalong tinuloy-tuloy ko kahit nandito na ako ngayon, kahit yung may pangalan na, parang ganun pa rin. Kung ano yung ginagawa ko nung college kami nila, Justin, hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagawa namin. O, dinadagdagan pa namin para mas mag-improve pa kami. Diba? Oh, mas lalo na nga ngayon. Kasi ayaw mo mawala. Nakatikim na kayo ng, kumbaga, ng sarap eh. Saka iba na yung mga player na galing sa college, iba na. Iba na yung mga... Iba na, pare. Mas magagaling na ngayon, grabe. Yun nga yung sinusobig. Iba na yung... Nandiyan na lahat ng resources eh. Nandiyan na lahat eh, di ba? So, dati, pag na, nag-extra work ka, pagtatawan ng kape. Oo, magtatawan ng ka. Diba, si Narayan? Baka mag-PBA ka dyan. Agawan mo pa ako ng trabaho, yung mga ganun. Parang, magtatawa ka lang eh. Baka ka-agree ba kayo nung panahon natin, pag may nag-extra work, di ba parang, baka mag-PBA ka dyan. Di ba ang challenge dati is, parang si Narayan, walang ginagawa, pero ang gagaling. Yun yung parang ano eh, yun yung parang swag nun eh, no? Yung tamad, pero ang galing pa din. Parang, kali-term kasi yung ganyan yun, eh. Yun yung challenge dati pare na, Eric, salamat ba? Mukhang, di ba? Talagang magaling lang talaga sila, pare. Magaling lang talaga sila. So, yun. Punta tayo dun sa matchup ninyo. Kasi, during the bubble, meron ba kayong, kumbaga, nagte-text kayo na, nagtitinginan ba kayo? Kunyari, ikaw, Poy, nung nakita mong league leader ng Black si Justin Chua, hindi ko... Oo naman. Ano nangyari yun? Pero like that? Hindi ko naman tinanong na paano nangyari, pero siyempre... Hindi, like, nag-congrats ka or like... Congrats. Kasi may group kami na ano na yung mga yung batch namin. So, Justin, sila Nico, ganyan-ganyan, nag-uusap kami. So, nag-uusap pa kami sa ano sa bubble, ganyan-ganyan. Siyempre, nagulat. Kumbaga kasi number one si Justin. Number one bro, ganun yung talon no? Parang magulat sa lahat na nag number one. Uy, si Justin na black leaders ha. Parang ganito lang. Natuwa kami. Ano ba yung career high mo nun? Parang 7, di ba?
5 lang. Binigay ka yun yung dalawa eh. 7 lang. So yun yung ano na yun yung parang kunya sa akin dati, 'di ba? Nung umangat ako, tutuwa sila. So ganun kami kay Justin, kami lahat pinag-uusapan namin ganyan. So sobrang mas siyempre mas maganda pag lahat, 'di ba? Nakikita mo umangat yung mga naman, teammate naman mo dati ganyan ganyan. So masaya kami para kay Justin. Eh kumusta yung nung nakita na kayo sa semis? Wala, normal lang naman kami diyan. Ano yan sa akin? Ewan mo, ano to ah, parang real talk to. Nung semis, kami ni Poy, si Poy medyo masama laro nung semis, di ba? Lagi ko siyang kinakausap. Sabi ko, Poy, huwag ka ganito. Kasi sayang eh. Nandito ka na eh. Kasi may mga times, sasagutin niya si Coach Dickel, or may time. Minsan. Na-frustrate siya. Naririnig mo? Na-inis siya. Siyempre, hindi mo maiwasan na, for example, Poy is doing so much on defense and then he'll fuck up on offense. Siyempre, mamapagalitan siya. Pero sinasabi ko, Poy, huwag kang ganun. Kasi, ikaw main big man dito eh. Like, gagamitin ka no matter what. Don't ruin your game because of stuff like that. So, siyempre, may mentor ko pa rin siya kahit papano. Oh. So, in-game to, pare? In-game. Kasi, siyempre, more than magkalaban kami, siyempre, ayoko naman na... I mean, siyempre, gusto ko wala siya sa court. Pero, siyempre, kaibigan ko si Poy. Sayang, di ba? Nandun na kami eh. Siyempre, gusto ko stop kami. Parang, I'm sure pinangarap niyo rin yun. Kasi, throughout the semis, talagang, sama na nilalaro ko. Wala talaga eh. Kasi talagang, blanco talaga ako. Pero tama si Josh doon. Tama si Josh doon. Kasi, sorry naman ako after nung game. Nag-sorry ako kay coach. Bakit ba kasi kayo nagkasagutan? Mali yung nagawa ko. Frustrations na rin siguro. Ganyan. Kasi, sama talaga na nilalaro. Parang, hindi ko rin naisip minsan na mali na yung ginagawa ko ba. Pero tama si Josh doon. May binring up si Josh eh. Na, ito yung sinasabi, pinagano to eh, kasama nito sa isang video ko eh. Yung difference ng role player sa star player. Pag star player ka, kahit magkalat ka bro, kumbaga ang isip mo is, kailangan natin manalo. Hindi yung, paano ako makakalaro? Kasi yun yung utak ng role player, di ba? Paano ba ako makakalaro? So yun, kahit yun, kunyari hindi ka makashoot, hindi mo iniisip yun, ilalabas na ako. Hindi, it's more of, kailangan ko bumawi, kasi hindi ako ilalabas eh. Kumbaga, ako pa din magtatapos. Tama. Ito eh. Paano nag-iba yung ano ninyong dalawa? Yung mindset ninyong dalawa? From role to, lalo na ikaw, Jess, biglang naging top big man ka ditong last ng bubble eh. Paano nagbago na? Yung sa akin naman kasi, hindi naman ako superstar. Tsaka hindi pero ako, top center ka na. Hindi ako superstar, hindi rin ako top center. So I don't have that mentality na I have to do this. Sino top center ninyo, Jess? Si Jason, tsaka si Calvin. Sina? Jason Perkins, tsaka si Calvin. Hindi, Centro eh. Centro! Patro yun, niloko mo kami. Patro yun eh. Naman si Calvin eh. Basta, Mike, hindi ako superstar. So, hindi! Top center! Oh, sige, ako na. Ayan! Kasi wala na eh. Wala na option. So anyway, I always have this mentality na I'm still a role player. I have a role to do in this team. Na, for example, sa Phoenix, I have Matt, I have Jason, I have Calvin. Sila naman yung main guys talaga, di ba? It's not me. Silang tatlo. Sila ang suscore. Sa kanila yung bola lagi. So ano pa gagawin ko para makatulong sa kanila? Since I'm getting this X amount of minutes, might as well do something else. Pero kampante ka that you're gonna get those X amount of minutes. Yun yung difference nun. Yeah. Kampante ka. Nag-iba na. Just hindi mo gagawin yung mga fadeaway one-foot jumper mo kung hindi mo alam na hindi kaila. Mga 3 points kung wala ka minuto. Yeah, pero get andun yung minutes mo. So, kumbaga, ito na lang sabihin ko, I'm not there to score. That's not my role in that team. So, ako, to play defense. Since sila na yung shoot sila, kanina yung bola. Pag pinasaan, tira, ganun. My role was to play defense. I don't know if you noticed, kasi wala naman sa stats to. Even if I lead the league in blocks, I was always there to help my teammates. Pag may naiwan, ako sasabay. Minsan, ako mafa-foul trouble, ganun. Basta sasaluhin ko sila. I always tell my teammates na ako bahala sa inyo sa defense. Basta bahala na rin kayo sa offense. Ako bahala sa defense. I made it a point na ito yung trabaho ko sa team. Ito yung role ko sa team. Pero Poy, yung mga one-foot fadeaway niya, no?
Di naman niya gagawin. Di naman niya gagawin. Yun. One foot, bilang mo one foot pay the way, boarding pay. Boarding pa, pare! Boarding pa. One foot, alanganin pa yung spot sa boarding eh. hindi ko iniisip gawin yun. Yun na lang yung instinct ko na parang... Doon ang gagaling yung kampante ka na. Hindi mo na kasi in-instinct na lang. Kumbaga, hindi na yung baka ilabas ako. Ay, baka pag namintis ko to, ilabas ako. Alam mo kasi kahit mintis, hindi kayo lalabas. Ikaw, Poy, anong naging difference sa'yo na? Yun nga, kasi you worked your way up eh. Ngayon, pare, wala. Eh, sabi nga ni Jazz, hindi ka naman ilalabas eh. So, kailangan mo makarecover. Walang sasalba sa'yo na pag role player ka kasi, tag nagkalat ka, ikaw yung sasalba sa team eh. Parang ganun. Oo, ngayon, ikaw yung sasalba. Kasi pag role player ka, nagkalat ka, papasok din naman si Kuya Ranidel eh. Papasok din naman si ganyan eh. Paano naging adjustment mo dun? Ako, hindi naman parang, kung ano sinabi Justin, pag naiiwan, ganyan. Depensa. Kasi, ako at si Justin, halos same lang kami ng ano eh, ng parang laro. Ah. We do the dirty works. Rebound. Yun, doon lang ako makakascore. Rebound, putback. Offensive rebound, di ba? Doon ka lang makakascore. Doon ka lang makakascore. So, kami, ako parang, actually, nung sa Blackwater ako, may mga time na nagiging option ako sa opensa. Sa di, sa token text mo wala, bro. Hindi, kasi sa token text you have Jason Castro, you have Ray Parks, Roger Pogoy, and Troy Rosario. Sa akin, pagdating ko pa lang, sinet ko na yung mind ko, pagdating ko sa TNT, sabi ko, di ko kailangan ng parang hawak ko yung bola palagi. Ang kailangan ko lang, ano ba yung hindi nagagawa ng iba? Okay. Ano ba yung hindi nagagawa ni Jason? Ano ba yung hindi nagagawa ni Ray? Ano ba yung hindi nagagawa ni Roger? Ano ba yung hindi nagagawa ni Troy? Ano ba yung hindi nagagawa? So, doon ako tumitingin. Although minsan, siyempre, parang gagawan ka ng play ng coach mo. Pag ganun, pag ginawan ka ng play, siyempre, ano ba gagawin mo, di ba? So, look to score ka or decoy ka, create for your teammate, ganyan-ganyan. So, swerte na pag may ganun, di ba? Pero pag wala, yun nga, rebounds, ganyan. So, doon ko nakukuha yung average ko sa rebound lang, sa hustle play, sa pagdadive ng bola. Kasi doon, pag dumive ka ng yung mga 50-50 ball, ma-appreciate ng coach yun eh, ma-appreciate ng player yun, ma-appreciate ng buong team yun eh, di ba? So doon pa lang, masaya na ako na nagagawa ko yun. Pero yun nga, pag dumating yun, pag mga crucial, minsan parang iniisip mo, ay sayang, dapat ganito. Parang, di ba, may mga time na gano'n na parang, may parang gusto mo best position for your team, di ba? Pero siyempre, hindi naman pwedeng mangyari kasi daming scorers sa team, di ba? So ako, kung ano lang yung pwede kong gawin at that moment, at that time, yun lang yung gagawin ko, di ba? So, yun yung ano, yun yung para... So you guys can... Pero may tanong ako sa'yo, Poy. Hindi, may tanong ako, Poy. Sige, go. In game 4 ata to, Poy, pin-rature kita half court. Kawa mo sa akin, pin-cross over mo, tapos drumibol ka sa may free throw line. Shumat fake ka, tapos kumwala yung jump ka. Hindi mo pinasa yung bola kahit kayo. Nagalit si coach. Over niya ako, naiwan niya ako. Puta, tumigil sa free throw. Nagalit si coach. Wait! Pero yun nga, parang, siyempre, pagdating ko sa, from Blackwater, yung transition ko kasi from Blackwater na nagiging option ako, may, pero from role player din, na-rebound, doon lang ako nabubuhay. Tapos, I make sure na yung perimeter ko laging talagang nandyan na pag pick and roll, pick and pop, talagang sure ball talaga. Kasi, yun yung parang pa sa akin, doon ako mabubuhay eh. Na pag humelp yung tao ko doon sa point guard, ako may iwan, di ba? So doon ako mabubuhay. Katulad ng ginagawa ni Justin, pick and pop, pick and roll. Doon kami mabubuhay as a bigs, di ba? Doon, tapos rebound. Hindi mo naman kailangan na special play para makapag-score ka ng ganun, di ba? Simple pick and roll, ma-open ka, okay na. So from there, tapos from NLEX, nag-iba. Nag-iba kasi sa NLEX eh. Oo, bata kasi ka ni Coach. From NLEX kasi, you have Kiefer, JR, Jericho, and ako. So apat lang kami na yung talagang kailangan talaga umiscore, kailangan gumawa. So, nag-iiba talaga. So, parang yung buong sistema ni coaching nag-iba nung dumating ako. Kasi, parang dumating sa point na kailangan ko na umiscore, kailangan... Hindi lang pwede isa lang yung gagawin ko, hindi lang pwede rebound lang. Kasi, pag rebound lang ako, ang may iwan si keeper, facilitator, di ba? Papasa-pasa, minsan, ganito. So, kung rebound saka didepensa lang ako, kulang kami sa opensa, di ba? Mga ganun. So, from there, nag-iba. So, pagdating ko sa TNT, bumalik ulit ako sa dati na hindi ko kailangan na talagang ana sa akin yung bola para maging effective, ganyan-ganyan. So yun, nagpa-condition ako, sinabihan ako ni Coach Mark na ganito, ganyan-ganyan, pa-condition. So talagang gumawa ako ng paraan na para mawala yung mga sakit-sakit sa katawan ko. Tinry ko yung mga bagay na hindi ko ginagawa dati, which is
Pagbuhat ng sobrang na. Bigat. Healthy ka na ngayon. Well, tsaka ano, actually, sobrang blessed ko. Sa TNT kasi, bago mag-start yung nabubble kami sa Inspire, di ba? Eh, yung gusto nila, bumaba yung body fat ko. Bumaba. Kasi taas ng body fat ko, eh, gusto nila bumaba. So, libre yung pagkain ko. Pinapadala na ako ng pagkain. Ah, ang nagbabayad, TNT. So, sarap sabi ko, for bago mag-start yung bubble, ganun ako. So, nag-pay off naman. Bumaba ng mga 6% yung body fat ko. Bumaba. So, sabi ko, natuwa si coach kasi ganun yung nangyari. Kasi talagang tinis ko yun kahit yung mga pagkain na hindi masarap, yung hindi ko talaga kinakain, kinakain ko kasi yun yung binibigay sa akin, sayang naman, di ba? So yun, ginawa ko yun. So, nag-pay off naman sa lahat. Tapos, yun, parang, ngayon, yun nga, parang true enough, sa bubble, ako yung may pinakamahabang parang, yung nakita ko sa tweet, tinweet ni, ano, ni parang ni Sir Fidel Mangon, ako yung may pinakamahaba na double-double sa league, sa conference. Nag-pay off naman kasi. So kasi wala akong ibang ginawa, kundi rumiba ako mag-hustle. Yun lang ginawa. Just ganyan yung buhay superstar, nakita mo. Pinapadalhan lang. Kumbaga, kung saan ka pupunta po, eh, doon kami, sasama kami sa iyo. So, kailangan. And then lang, alam kong may lunch kayo, so I don't wanna keep you longer. Pero may konti lang ako. Poy, gaano ka, hindi naman sa nagsisisi ka, pero gano'n ka, nang hinayang ka ba na hindi pa tumagal yung pagsasama nyo ni Coach Yeng? Ito, honestly talaga, parang di ito alam ng mga tao. Siyempre, siyempre. Kasi, parang after all, after nung nangyari sa, yung kay Kuals, yung sa Northport, after nung nangyari, talagang goal ko talaga is, bumalik kami sa ganong posisyon or mag-champion kami for coaching. Gabi talaga, yung 2 months na yun, bago yung trade, patayan kami sa practice, Brad. As in, talagang seryoso si Kiefer, naninira. Si Jericho, seryoso. Ako, kami nag-uunahan kami sa court ni Kiefer, ni Jericho, ni kaya si sa court sa umaga, nag-uunahan kami para mag-shooting lang sa umaga. Parang kasi gusto ko, ipakita kay coaching na after nung nangyari, gusto ko parang ayoko mawala yung tiwala niya sa akin as a player na dahil lang doon, nasayang yung chance namin makapag-semis, kalaban sana yung Ginebra, ganyan-ganyan. So, sabi ko, gagawa tayo ng paraan, mag-champion tayo, ganyan-ganyan. So yun, yung 2 months talaga na yun, walang rest. Kahit yung asawa ko na ano na minsan, wala ka bang time magpahinga, ganyan. Hindi, walang time magpahinga, ganito, tuloy-tuloy ito, ganyan-ganyan, bago yung time na. Tapos nung na-trade na ako, syempre, nalungkot, ganyan-ganyan. Pero, ganoon talaga yung profession namin eh. Wala naman. So, part yun ng trabaho. So, as an athlete, as a professional basketball player, accept, tapos move on ka. Then, ang pinaka-importante, may gustong kumuha sa'yo. Hindi yung iti-trade ka kasi ayaw sa'yo, di ba? Totoo. Hindi, iti-trade ka kasi may gustong kumuha sa'yo. Tama. Yun yung positive nun. Yun yung pinakamagandang problema na parang kahit malipat ka ng team, gusto ka ng team na pupuntahan mo, di ba? Yun yung pinakamagandang. Oh, si Justin, ang daming teams na may gusto sa kanya kaya lahat pwede iti-trade siya. Pero, alam kong gusto ako. Gusto lang ako itapon. Wait, question ko lang about your Gila stints. Si Coach, kasi parang feeling ko kay Poy, si Coach Yeng yung parang naglagay sa'yo sa category ng top big men ng buong liga. Kumbaga, okay si Poy, pero nung ginilas kanya, dun lang talagang, uy, ano pala si Poy? Kumbaga, and ito ah, I'm gonna let you know right now, si Kiefer, one time, nakita ko yan eh. Blackwater ka pa nun eh. Sinabi na niya sa akin eh, na second best big man sa liga, si Poy Eram. Sabi ko, alam mo eh, no? Kasi alam niya from college pa lang eh. Tapos nung nakuha ka nila sa NLEX. Pero parang feeling ko, si Coach Yeng yung nag-ibang level eh. Nung ginilas ka niya, di ba? Actually, nung nilagay niya ako sa gilas. Dun talaga, nagulat ka ba doon? Nagulat ako. Hindi ko in-expect. Na parang, after nung ano, nag-gilas ako, parang, sabi ko. Pero actually, maganda naman pinakita ko nung, ano, nung sa PBA noon. Pero nagulat lang talaga. Kasi yung ganun, sa dami nung big man na, ano, na, pwede. Yung value ko as a player, from nandito, nung nag-gilas ako, gumano, umangat eh, taas eh. Actually, tumaas talaga. Sobra. Tumaas talaga. Kung si Coach Leo yung naglagay sa'yo sa PBA, si Coach Yeng yung naglagay sa'yo sa superstar na. Iba talaga. So hanggang ngayon, maganda sobrang, pa rin. Kaya sobrang, kahit na minsan, kahit na parang hindi kami masyado nag-uusap, talagang thankful ako kay Coach Yeng na talaga. After nung nilagay niya ako sa gilas, mas na-recognize ako ng mga tao actually. Oo, tas kinuha ka pa niya sa NLEX. Tas from mas NLEX, na-recognize ako ng TNT. Mas na-recognize ako ng tao, mas dumami rin yung haters ko. Hindi, kasama yun bro. Kasama yun. 1:1 yun. Sa'yo, Jazz. Si nung nagilas ka, sino nun? Si Coach Tab. Coach Mark. Coach Tab. Kami, Coach Mark. So, yun din tapos, feeling mo. Assistant coach. Coach Topix. Coach Andy. Nagbago yung, ano man nun, confidence man nun. Kumbaga,
Siguro a little bit, but not so much also because eto, to be honest, ah, kaya lang naman ako nagilas ng time na yun dahil marami nag-back out. Eh. It's hindi, not pero because, still, bro. But I'm not part of the first option. Si Poy kasi una pa lang, oy Poy, kasama ka sa pool agad. Gets mo yun? Sa akin, back out si Ganyan, back out si Ganyan, back out si Ganyan. O just na lang. Kasi ayaw nila. So, still different. But still, the experience. Goal ko ever since to play for Gilas. Alam mo ba, before, nagpaparinig pa nga ako sa social media kahit practice player lang ako. Okay na. Ako. Kasi may mga times na walang player, di ba? Kulang player. Oh, kulang. Practice ka. Sabi ko, kahit practice player lang ako, masaya na ako. Kahit walang bayad, no? Eh, walang nangyari eh. Then, eto nga, luckily this year, I got invited na. But, it was still different because it's not an all-PBA lineup. Ano, kwento sa akin ni nung ni-scout namin si Phoenix, si Justin. Ato, totoong ano to, hindi to. Semis to? Ito to? Semis to ha. Hindi to cooking, semis to. Sabi niya. Kasi di ba, nag-gilas tayo, di ba, sabi tayo sa gilas. So, sabi ni Coach Mark, si Justin, yan yung pinaka-effective na big man, pinaka one of the, parang, yung basketball IQ mataas, sabi ni Coach Mark. Sabi niya, we don't treat Justin as a big man, we treat him as a guard. So, yun dun pa lang, dun kami, parang ako, para sabihin, para kay Coach na ganun, na parang sabihin niya yun, sabi ko, sobrang believe talaga kay Justin na talagang, yung ganong sinasabi ni Coach Mark para sa kasi usually pag kalaban sabihin mo Justin ganto lang yung gagawin niya ganto siya hindi lagi sabi niya si Justin guard mas guard so madami siyang galaw so sabi ko parang ako nagulat ako natawa ako sabi ko si Justin guard ganyan. Pero sabi niya parang true enough nung sinabi niya parang sabi ko actually tama nga si Coach na yung dun sa basketball IQ, walang sayang nagalaw kay Justin kasi. Parang alam mo yung sobrang simple pero effective. Tama. Hindi mo makikitaan ng parang finesse or whatever. Pero lahat ng galaw niya, hindi sayang. Parang piso-piso kumbaga ba? Parang sakali, piso-piso galawan. Kaya nga, simple grind nga yan eh. Wala akong nagawa ng semis eh. Tsaka bro, si Coach Mark, hindi mahirap, hindi madali impresyon ah. Brad, nung nakashoot ka ng 3 points sa akin dalawa, galit na galit sa akin si Coach Mark. Pinapon niya yung mask na ginalon niya. Oo nga, galit na galit sa akin. Kasi ba't daw ako humihelp? Yeah, oo nga. Malabas eh. Lumalabas. Yun nga, nung semis nga namin, token take. Hindi talaga, like, wala akong open shots, to be honest. Unlike nung Elim. Na-scout ka na. Scouted ako. Kaya, dun ko rin nalaman. Well, it goes both ways. Na nalaman ko rin na nirerespeto na rin ako ng kalaban. Oo naman, bro. Diba? Scout ka na. Diba kasi yung parang, tumira ka, wala ka naman shooting eh. Kasi iba rin yung, tayo na ko, close out ko daw kasi bawal tumira. Parang gano'n. Justin, so, dati, pag lumabas ng 3 points, yung kino-close out, yung kino-close out ko na eh. Ngayon, papagalitan ka na, bro. Papagalitan ka na. Yeah. Going back to yung Gilas nga, it kind of felt different also kasi it wasn't an all-PBA team. And plus the fact na nga, I was like the third option, di ba? So, but still, taking it to Gilas, still part of... Oo naman. Experience mo yun, bro. I still made it. Oo naman. May Pilipinas jersey ka, bro, na chua nakalagay na hindi pinagawa lang. Pare naman. Di ba? Okay, last... Kasi one game lang. Kasi itong second window, nagbubble kami. Diba? That's true. Okay, pero wait. Meron last... pa sa February, Jazz. Tayo rin yun. Sana kayo boy. Pa sa February. Maganda season mo, bro. Naniniwala ako na abot ko. Pero last topic, bro, bago kayo pa, no? Kasi may mga lads kayo alam ko. Kasi kayo nga yung dalawa, yung perfect example. Kasi discussion ngayon sa channel ko is yung foreign athletes. Ngayon, dinerecho ko doon. Sabi ko, wala kaming, mabait yung mga foreign athletes natin, pare. Wala tayong, sabi ko nga, huwag niyo kaming sabihan na racist, discrimination. Hindi, purely basketball, brother. Purely, sabi ko nga, mabait yung mga foreign athletes. Mahal ko sina Adiogun, sina Kwame. Eh, pero, uunahin ko pa din yung mga Pinoy na big man. Anong take ninyo dun sa mga bigs na naapektuhan? Totoo yun, di ba? Naapektuhan because meron silang foreign athlete. Anong take nyo dun? Kasi kayo, Pinoy bigs, bro. Iilan na lang kayo. Ako, actually, two things. Ano, for the growth of, ano, parang yung system ng school maganda. Pag meron kang ano
pag meron kang import. Kasi syempre, mas makakuha ka ng magandang player, di ba? Kung maganda yung standing mo, kung maganda yung record mo, championship record, blah, 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 ganyan. Mas mataas yung recruiting mo, parang yung potential makakuha ka ng magandang player. Yeah. Pero, if yung growth ng player, lalo na pag big guys, lalo na pag, syempre, lahat ng import big, di ba? Syempre, mahirap. Kasi, syempre, sino bang unahin mo pag may import naman, ka, syempre, import, di ba? So, nagiging second na lang yung local na player. Pero, kung ikaw, as a player, kung mas may intindihan mo pa ng mas malalim, so sasabihin mo sarili mo, dapat kailangan ko mas galingan ko pa. Kung ano yung ginagawa nito, dapat dodoblihin ko pa. Pero yun nga, iba pa rin pag may import ka kasi iba yung jeans eh. Hindi mo maano yun. Tsaka yung height eh. Mas matangkad sa'yo, mas mahaba sa'yo, mas magaling sa'yo. Mahirap din, di ba? Yun talaga yung parang pinaka-problema. Pero kung sa pagandaan ng standard, ng record ng ano, ng kung sa school ganyan, mas maganda kung may ganun ka. So for the team, okay na may ganun. Pero for the individual centers, mahirap siya talaga. Okay, hindi ko lang talaga kayo masama doon sa category na yun. Kasi Pinoy si Greg. Pero ikaw, Jazz, anong take mo doon? Well, tama naman sabi ni Poy. You'll improve, obviously, the skill set of everybody. The competition, if you have an import, which is good, di ba? Pero, ang hirap lang din for us, big man, kami yung natatamaan. Kami yung nawawalan ng spot, gano'n. Siyempre, although may gante yung mga tao na di galingan mo para hindi kanya makuha. Iba pa din, bro. Iba. Kung makikita nila sa practice, iba. Iba pa rin, pa. But, yun nga, you have to, I guess, sort of accept it na rin na dyan sila. Di naman sila makawala eh. So you better... Hindi kasi sa NC Binana, bro eh. Well, yeah. If you're talking about college, but kami sa PBA, hindi mo mawawala. Hindi mo mawawala. So, me and Poy come next conference. Mahirapan na kami. Upurin kami. Mahirapan na kami pag may import na. Kasi position namin yun eh. Iba talaga eh. Position mo talaga, mababawasan talaga yung minuto mo eh. So, ako personally, I always look forward to All Filipino. Diba? Kasi... Siyempre, doon ka lang makakalaro na matagal eh. And you can't take it against your coach or your team. Siyempre, they'll get the best available option. Diba? Tsaka ano rin kasi, pag sa college kasi, minsan kasi may ibang team na malakas sila pag may import. Pag wala silang import, parang unfair, parang lugi ba, kumbaga. Kasi doon nagbabalance out eh. Doon nagbabalance out sa actually eh. Tapos pare. Doon magbabalance yung league pag may import. Kasi usually isa may import, tapos isa wala. Kawawa naman wala. To, syempre. Pag kumuha ka ng import, kukuha rin to. So, magbabalance na sila, di ba? Tapos, so, ang nababangga, yung big man. Yung mga big man. Kami lang. Kayo talaga yung nababangga. Tapos, diba? Bro, para sa akin, mas challenging kung lahat puro Pinoy. Kumbaga, magpagaling kayo lahat. Tapos, ito pa pare, another point na brought up to me. Kayo, maintindihan nyo to. Ang sinasabi nila, at least sa practice araw-araw, kalaban nyo yung import. Ang sinasabi ko lagi, iba pa din yung game. Iba pa din yung ikaw yung focal point, ikaw yung center, yung kumpiyansa mo nandun. So, hindi totoo yung, at least sa practice, ka-practice mo lagi si Kwame. Hindi, yun yung problema. Din. Ka-practice mo si Kwame, pero pagdating sa laro, hindi mo naman na-apply yung ginagawa mo kay Kwame. So, iba pa din. So, wala rin mangyari. So, yung kumpiyansa mo kasi, iba yung... Ito, alam to ni Justin. Alam to ng mga play. Actually, alam mo to, di ba? Pag tayo, naglalaro tayo, yung mga ginagawa natin sa practice, shooting ka 100, ganyan, ganyan. Sa game, hindi ka naman titira ng 100 times eh. Minsan, dalawa, tatlo ka lang titira, di ba? Siyempre, yung ginagawa mo sa mga import kalaban mo, yung ginagawa mo kay Kwame, si Kwame, number one center nyo, pagdating sa laro, hindi ka talaga magagamit. Hindi ka talaga makakatira. Hindi ka makakadepensa rin ng import. So, wala rin, no, di ba? So, ano talaga, iba pa rin yung game eh, di ba? Yun lang paniniwala. Iba pa rin. People say, hindi, araw-araw mo kalaban si Chabi, yo. Eh, pag game, nakaupo lang din ako eh. Wala pa din ako kumpiyansa. Wala rin. So, paano pa rin ako mag-PBA, di ba? So, naniniwala lang ako doon. And also, syempre, pagdating nyo ng Gilas, like kayong dalawa, if, ngayon, ano kayo, kumpiyansa nyo off the charts, pero imagine nyo kung college pa lang, ganyan na kayo. Feeling ko, mas... Me and Poy are lucky na... Yes. Hindi kami naka... Hello? Yeah. Hello. Wala ba si Mikey? Hindi, go. Nandyan.
Yeah. Na swerte lang kami ni Poy din nung college na hindi kami masyado na ganun nung imports. Kasi, well, sa akin, di ba? Walang import. Tapos si Poy, si Ike ba sa'yo? Umabot ka kay Ike? Hindi. Kay Greg lang, kay Greg. So Greg wala, siya, wala kami, Raba. Oh, wala kaming na ano, na, oy, nabangko kami dahil. Oh, wala. Pero ngayon, madami, then, bro. Sa PBA, oh. Nabangko yes, lang talaga kami kasi gagaling talaga ng big man namin sa atin eh. Yan lang sa PBA mo ako sa PBA ko na feel na putik may import na naman wala namang playing time ganun wala you have to accept it eh. Mas magaling talaga sila mas magaling talaga sila ano naman tatanggapin mo na lang yan mga Terrence Jones yan yung mga Terrence Jones yung import ano magagawa mo NBA star yun star former NBA player lagi nila sinasabi gal I had a good experience naman with my Meralco imports and my Phoenix imports. Si Yuji at si Allen. Mag-1-on-1 kami. Lalo na kami ni Durham. Mag-1-on-1 kami. Tapos, papanisin ko siya. So, hanggang ngayon, tinatrash to ko pa rin siya na hindi mo magagawa sa akin yan eh. Pag Meralco naman, pag sa game, kampi kayo eh. Siyempre, pag nag-1-on-1 kayo, tsaka mo lang siya makatrash to. Pag nagpo-post siya yung mga highlights niya sa Japan, sabi ko, ha? Hindi nila ma-stop yan. Eh, basang-basa na. So, may ganung relationship kami with my imports. That's with me naman. Oh, yun yung mga, kumbaga, you just have to live with it. Eh. Kumbaga, ganun talaga eh. Pero yun nga, it was just, it's still an ongoing discussion sa college. And kayong dalawa, perfect example lang. Perfect example kayong dalawa na, kumbaga, umangat kayo sa level na yan. So, man, malaking ano, malaking ganda. Last, mabilis lang 'to. Oh, wala. Then nandito ka sa amin, Poy. Narinig pa kita. Ayun, nawawala ka, nawawala. Ikaw, Mike, choppy yung boses mo. Choppy ka. Ah, ako. Okay na? Better. Oh. Okay, so quickly. Okay, ganun pa rin. Ganun pa rin. Oh. Yan, tayo na. Ayun, okay na. Ayan. Quickly, yung sinasabi mo, just si Rabba. Hindi ko sinasabing may personal ano kayo sa mga bigs nyo dati. Ah. Kasi siyempre, mga kaibigan nyo pa din yan. Pero ngayon, bro, sa totoo lang, Justin, Rabba yung naging ano mo. Kung bagay yung... Nawawala ba? Na naman. Nawawala ako? Hindi ko alam bakit. Ayan, better? One is too low. Okay na? Ayan. So, si Rabba kasi yung naging center on ano na nauna sa iyo noon Justin 'di ba? Tapos si Poy, si Greg. Ngayon pare sa PBA. Like kayo yung biglang umusbong ng ganun. Anong ano niyo doon? Kumbaga ano lang reaction niyo doon na ngayon pag inisip niyo? Anytime pare yung lamang sa iyo kung masipag ka lang, malalampasan at malalampasan mo bro eh. 'Di ba? Ano sa akin ano siguro, yung ano sa coach din kasi yan eh. Swerte-swerte no? Tsaka ano, siyempre, kahit ano man trabaho mo, kung hindi ka nabigyan ng opportunity, mahihirapan ka pa rin magano. Kahit na mas masipag ka dun sa superstar or sa star ng team nyo, kung hindi ka naman ginagamit, nandito ka pa rin. Nandun pa rin yung superstar nyo, di ba? So, ano lang yan, parang yung sipag tsaka, ano nga, sipag tsaka swerte. Pag pinagsama mo yung sipag tsaka swerte. So, yun lang. Ang ano dun, ang maganda dun, huwag ka lang titigil magtrabaho kasi pag tumigil ka magtrabaho, malay mo, biglang magamit ka ng coach, tapos suminto ka, tapos wala. Parang sayang ba, kumbaga. So sa akin, yun talaga yung pinaka-ano na, parang combination din ng coach, ng hard work, tsaka ng swerte talaga. Hindi naniniwala tao eh, na nasa coach ang buhay ng player. Eh. Nasa coach talaga. Kasi, kunyari, 15 players kayo, tapos rotation lang ng coach mo, pito lang, eh wala talaga magagawa doon. Pero kung kasama ka sa pito, ka talaga sa player. Sisikat ka. Kung malasama. Oh, pero kung hindi ka kasama, kahit anong trabaho mo, mahirapan ka talaga. Oh. Parang yung value mo as, siyempre tayo naman, mga basketball player, siyempre, natrabaho tayo para sa pera, di pa para makapagbigay ng pagkain sa pamilya natin. So yung value natin as a player, kung hindi tayo ginagamit, nandito lang, mababala. Nasa coach talaga. Ikaw, Josh, quickly, bago kayo ano. Yeah, tama rin naman sabi ni Boy, it's always about opportunities nga. Pero, yun na nga, sa PBA kasi, there's so much players and then so little opportunity for you to show, diba? So it's always perfect timing and yun nga, kung trip ka nung coach mo. Kasi kung trip ka ng coach mo, andun na rin yung opportunity, diba? So it comes hand in hand. And then, siguro kasi sa PBA naman, hindi ka naman aabot doon kung hindi ka magaling eh. So everybody has a potential to be a star. But may opportunity ka ba to be a star? Parang ganun. Not so, everybody is given
Oh, kumbaga, nag-antay ako ng 6 years bago ako nagkaroon ng opportunity. And then, at least nakapagkita nung binigay opportunity. Si Poy, nag-antay 3 years bago ka na Blackwater, di ba? So, I guess it's being patient with it. Kasi, kahit ano sabihin ng mga tao na, hindi, magsipag ka lang. Eh, kung wala tayo opportunity. Ito to yun. Wala, di ba? So, magsisipag ka plus may opportunity. Doon ka makakapag Yun ang kailangan. Thankful ako doon sa coach. Thankful ako kay Coach Leo na bigyan talaga ako ng chance na na may pakita ko ano talaga yung parang potential ko as a basketball player. Tsaka ako ano pa i-improve ko ba? Oh, yun ang kailangan. Kasi, ako rin naman, yung mindset ko rin kasi ever since I came to the PBA, parang alam kong kaya ko, but there's always walang chance. Parang di ako ginagamit eh. Or siguro, personally, sa practice, since day one, alam kong kaya ko. Well, nung umpisa nung Northport, medyo hirap ako physicality. Kasi, Jonda, Rick Villanueva, Eric Meng, iba eh, di ba? Lalaki. Mga kuya. So, physically, hirap ako. Pero, skills-wise, alam kong, uy, parang kaya. And then, throughout the years, I know in myself na napakita ko sa practice eh. But opportunity wasn't there. Hindi binigay ng coach. Hindi ako. Or sobrang ikli ng tali ko na syempre, hindi ka naman lagi pagpasok sa'yo. Yun na eh, ratsyada ka eh. Syempre, minsan malas ka pa rin. So, ito ka while. Until tumating. Ngayon, 7 years. Ako, 7 years ako nag-antay. Ngayon, fumifade away ka na eh. Diba? Pero yun, D-League pa tayo, meron. Oh, pero ngayon mo lang nilabas sa PBA yun, pare ha. Ngayon ka lang may kumpiyansa ganun. Pero iba yung kumpiyansa mo ngayon ha, iba. Meron pa ako dati, tanong mo si Poy. Meron ka na noon. Ako nahuhulog ako mag-isa. Meron ka na noon. Oh, tumira yan, kala mo pinapaul. Oh, ay dati pa. Mag-isa. So, buti hindi na ginagawa ngayon. Meron talaga. It was there. Magtira, kala mo tinamaan sa kami, tutumba eh. It was there ever since. But mas lumitaw lang ngayon siguro. Ayan, no? Pero I'll live with that. Tama si... Yun ang kailangan maintindihan ng mga tao. Mikey, yung internet mo. Magbayad ano ka. Ano ba? Yung war zone. Pinangwa war zone ko to. Bayad ko sa PLDT. Narinig yan. Okay na ba? Bumalik na ba? Ayan. Di pa. Wala pa. Time mo nga. Ah. Baka maraming gumagamit sa taas eh. Poy, pa-sponsor mo ka to sa PLDT. Oo nga, sa TNT nga. Ano, meron na ba? Ako sa bahay. Wala kaming wifi sa bahay. Meron na ba? Okay na. Wala pa, Mikey! Anak, natutuwa naman. Oh, huling ko na eh. Sasar ako na eh. Magbababay na lang ako eh. Ano, wala? Wala! Nawawala. Ah! Pero yun yung gusto ko sabihin. Chappy na. Yun yung gusto. Saan ka naman exit na to? Oo nga eh. Yan naman eh. Wala pa rin! Hindi na bumalik! Nagbumalik wala na. Naglag na yung mukha. Balik sa ita mo. Pero yung ano mo, yung video mo, wala. Hindi, pero narinig niyo ako. Pero narinig niyo ako. Ayan, okay. Quickly. Nagkaroon ka ng buhay. Doon yung gusto ko sabihin. Hindi naiintindihan ng tao na kahit yung pinakabangko sa PBA, kakainin pa din sila ng buhay pag nakita nila sa mga laro-laro. Diba? Hindi kita marinig. Choppy ka. Hindi niyo ako marinig. Anak. Ayan na. Ayan na. Ayan! Mawala. Mabilis. Okay na, bumalik na. Bilis mo. Ayan. Quickly. Quickly, hindi naiintindihan ng tao. Maganda yung sinabi ni Justin, lahat magaling sa PBA. Kahit yung pinakabangko sa PBA, hindi nila alam, sobrang galing pa din. Akala nila, bangko naman yun eh. Kaya ko yan. Pag nakita nila sa ligang labas yung pinakabangko sa PBA, bro, papanisin pa din sila nun. So, dun ko iiwan yun. Kasi nga, kailangan maintindihan ng tao yun. Nakakatawa yung nasabi na, mas magaling ako dyan eh. Ba't sa PBA yan? Yung mga ganong ano ba? Bro, hindi nila. Yung mga ganong ano ba? Parang, hindi nyo ba alam gano'ng kahirap, gano'ng magaling yung mga players sa PBA? Kung gano'ng naghirap yung mga nandyan? Iba. Parang sabihin nyo na mas magaling kayo dyan. Baka panag-one-on-one kayo, baka mahirapan kayo. Madali magsalita eh. Pero yun, man. Oo, mahirap gawin. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa dun sa oras. Congratulations dun sa bubble. Ha? And also, congratulations dun sa naabutan ninyong, yung naabutan ninyong level ngayon. Sobrang galing, man. Galing. Sobrang, kung good luck sa inyo, congratulations. And thank you din dun sa oras na binigay nyo sa amin, ha? Ingat kayo dyan. Poy, Justin, thank you very much. Thank you, Mikey. Ingat kayo, Poy. Thank you. Bye-bye.
Bye-bye, oh.